Hello everyone, good afternoon. Am I loud and clear? Yes, Jade. All right, so once again, gusto ko kayong batiin ng isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya, mga ka-agri. Welcome po sa ating webinar series hosted by the Bureau of Plant Industry. Live po tayo ngayon sa Facebook and we also have others joining us via Microsoft Teams. So hello po sa inyong lahat dyan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Please keep on sharing our live para mas maraming ma-reach ang ating webinar for today dahil marami po tayong pag-uusapan na ihatin sa atin ng mga resource speakers from the Bureau of Plant Industry Crop Pest Management Division, Plant Product Safety Services Division, and from the Regional Crop Protection Centers. Alright, so ready na po ba ang lahat? So please join me at pag-usapan natin ang tungkol sa mapaminsalang peste ng sibuyas, ang onion armyworm o harabas. So before anything else, pag-usapan muna natin ang mga common house rules during the conduct of the webinar. First po, if you keep your microphone muted all the time. So ibig sabihin, wag po natin i-on ang ating mga mic para po hindi ma-interrupt ang ating mga lecturers during their discussion. Pangalawa po is use the chat box function and comment section, and you may also send your questions and concerns through FB Live. So if may mga katanungan po kayo para sa ating mga speakers, please send your questions and concerns po through comment down below. And lastly, don't forget to accomplish and submit all necessary requirements to get your A certificates. So we will be providing the link po ng mga attendance sheet and evaluation forms na ipipin po dito sa comment section sa Facebook. Alright, so wag na po nating patagalin pa and let's meet our first speaker for this afternoon. He graduated with a degree, Bachelor of Science in Agriculture, major in Crop Protection, specializing in entomology at the University of Eastern Philippines, Northern Samar. He then finished both his MS degree and Doctor of Philosophy in Agricultural Science, major in entomology at the Nagoya University, Japan, and was also a postdoctoral research fellow in the said university in 2019. He is also currently an associate professorial lecturer at De La Salle University, Manila. Most recently, Dr. Madaraog work was focused on pest surveillance and pest management strategies for various crops, particularly the use of biological control agents. Currently, he is the chief of the Crop Pest Management Division at the Bureau of Plant Industry Central Office, Manila, to discuss about the biology, life cycle, and pest management strategies of onion armyworm and other pests and diseases of onion, please help me welcome Dr. Peter M. Magdaraog. Doc Peter, good afternoon. Yes, good afternoon. Am I loud and clear? Yes, po, Doc. Okay, thank you, Jade. Allow me to share my presentation. Can you see it now? Can you see my presentation? Yes, Doc. Okay. Thank you. Today I'll be talking about the biology and life cycle and pest management strategies for onion armyworm. No? And I'm also going to discuss or talk about the other pests and diseases of onion. So first is, let's talk about onion. So ano po ba yung onion? Of course, onion is
the most indispensable or very important culinary ingredients in the favorite seasoning. So ginagamit natin po ang sibuyas sa ating araw-araw na gawain, no? Or ginagamit natin siya sa pagluluto, no? And even sa pagpapa-spice up ng ating mga karne, and even we use that in our salads and vegetable dish, and sa ating even sa mga pag how do you call this, yung pag store ng ating mga fish. So in the Philippines there are two types of onion, no? The yellow and the red onions, no? Ang popular na yellow is what we call the Grainix or the Granix, and meron ding tinatawag din palang grano, no? It's kind of round. And we have also the red Creole, of course, for red, and red Pinoy. No? Those are popular onion varieties, no? Being grown in the Philippines. So based on or according to the Philippine Statistic Authority, no, ang ating production actually, especially last year, ay mataas, no, compared noong 2022, no? And it says here that there are about 19,800 hectares, no, na increase compared sa 18,430 hectares noong 2022. And you may notice this figure, this figure that yung production ng sibuyas ay medyo erratic, no? Hindi siya stable. So you may notice on this figure. So anong rason bakit hindi po stable ang production? So there are several reasons kung bakit hindi po stable ang ating productions, no? And just like in 2015, no? Itong 2015, no, sinasabi na kung bakit mababa ang percentage ng production. Is it because nagkaroon ng typhoon, no? Remember the typhoon Lando and also Nona, no, in 2015. But in 2016, no, itong nakikita niyo itong na graph, no, mababa nung lalong bumaba nung 2016, no. If you remember noong nagkaroon ng outbreak ng onion armyworm. So dito naging popular si armyworm or yung onion armyworm, no. And again, onion armyworm is different from fall armyworm, no? Yung fall armyworm is mostly yun ang major pest, no, ng corn. Now, again, nitong noong 2016, no, sinasabi, no, according to the former scientist si Sir Navasero, na ang outbreak ng onion armyworm is it because of the ay dahil doon sa cause ng El Nino, particularly doon sa lugar ng Nueva Ecija. Okay, let's talk about the onion armyworm. So ang onion armyworm ay may scientific name, Spodoptera exigua. Ang kanyang pong order ay Lepidoptera. And ang kanyang common names ay onion armyworm, of course, sa Pilipinas, na tinatawag natin onion armyworm, or to make it short, tinatawag namin uaw, no? Sa ibang bansa, ang common name ay ang beet armyworm ang tawag po sa kanya. And local name po ng uaw is harabas, no? So meron din po siyang mga alternate hosts. So ang rice, ang corn, ang cabbage, and some weeds po ay maaaring pwedeng gawing host nitong onion armyworm. Now, uaw is considered a transboundary plant pest. So ano ibig sabihin ng transboundary plant pest? So ang ibig pong sabihin nito ay this insect pest, no, is capable of migrating between islands and even countries, no? So ang insektong ito ay may kakayanang maglipat lugar o lumiban sa pagitan ng magkakatabing bansa or pagitan ng mga isla, no? So ang tinataya na ang posibilidad ng malalayong migration ng uaw mula sa mga bansang nasa hilagang silangan ng Pilipinas, katulad ng
China, Japan, at Korea, no? And again, itong adults na to, no, ito yung mga lumilipad and they are highly mobile, no? And can travel distances up to some 179 kilometers. So ganito po sila kagagaling or lumipad, no? Now, kanina ang sabi ko is meron mo silang mga alternate host, no? So in the absence of sibuyas, remember ang sibuyas ay may mga panahong nagtatanim tayo ng sibuyas. And then what will happen, no, pag wala ng sibuyas, no? So yung mga adult na yan ay nangingitlog sa kanilang mga alternate host, no? Katulad ng corn, ng rice, ng ampalaya, ng eggplant, tomato, hot pepper, legumes, and kamote, no? And even doon sa mga weeds, no, o mga damo, doon din po sila nangingitlog or dumadami. And yeah, na-mention ko na earlier na yung first outbreak ng onion armyworm was reported in the provinces of Nueva Ecija, Tarlac, and Pangasinan, no, which is suspected to be a result of a mass long distance migration from countries northeast, no, ito yung sa China, Japan, and Korea, no, and could be or could have been triggered by El Nino. So ito po yung life cycle ng onion armyworm. So meron pong, kung nakakakita po kayo sa mga ating mga anditong magsasaka or mga growers ng nagsisibuyas, ito po ang itsura ng egg mass, no? It and larva, of course, pag mag-hatch yan, magiging larva, no? And eventually matutulog siya. Ang tawag natin po dyan, technically, they are so-called pupa. And then later on, magiging adult po ang pupa na yan. So ito po yung mga lumilipad. No? And they are very active at night. No? Okay, so let's talk about the eggs. So ang itlog ng onion armyworm ay per mass. No? So let's say sa isang mass, no, katulad ng nakikita natin sa picture nito, pwedeng magre-range ng 100 to 200 eggs, no? And ang mga babae, no? Yung mga babaeng onion armyworm or yung uaw ay pwedeng manganak or mangitlog ng about 1,500 to 2,000, no, eggs. And yung kanyang mass po ay nakokoveran siya ng parang cotton, no? And ang kulay ng mga itlog nito sa umpisa is may pagka greenish or whitish, and then later on ay magiging pinkish pag sila po ay hatch na. So mapipisa po itong mga itlog na to within 3 to 5 days. Depende po yan sa temperature, depende po yan kung saan lugar sila naka-attach. Now let's talk about the larva. So ang mga larva po nito, yung mga uod na to ay pale green, no? Pale green or yellow at first, no, sa umpisa, and then eventually pag matured na sila magiging dull green na siya, no? Ito nung nakikita niyo sa my right side na pictures. And they have a contrasting shades giving the larva a stripy appearance. So, kung nakikita niyo yung tinuturo ng aking mouse is yung meron po siyang band, no? Ito po yung tinatawag na stripe appearance. Habang tumatagal, lalong nakikita yung stripe na appearance or band na ito. And of course, ang mga larva ay meron pong yugto or tinatawag natin stages or instar, no? So meron po silang 5 to 6, no? Depende again ito sa later on ipapakita ko kung bakit may 5 to 6, no? Minsan ang iba depende yun sa kinakain nila, no? Depende sa diet while the pupa, they are of course reddish brown with a length of around 1 centimeters. So they normally takes place in the soil with a depth of 2 to 8 centimeters. So very important pa rin po talaga na pag magtatanim ng sibuyas is para ma-expose ang itong mga pupa ay dapat, yeah, we have to determine the depth
ng kung saan sila nakatira itong mga pupa nito. And they will be paid for about 8 to 10 days, no? Itong bago sila maging adult. So, yung adult naman ay they are moderately sized with a wingspan measuring 25 to 30 millimeter. So, meron silang mottled gray, no, or yung meron silang yung kanilang wings, no, yung front nila ay may pagka mapusyaw na may pagka kulay kape, at saka meron siyang makikita nyo parang mga bilog-bilog, no, at saka madidilaw na patche, no, or marking sa gitna ng kanilang mga pakpak, no. And the adult, or yung tinatawag na moth na to, yung adult moth na to, would last up to 9 to 10 days, no, after the emergence from adulthood. So, itong data na po ito ay kigaling kay Sir Navasero. So, based on kanyang research, no, you may notice nag-experiment siya kung halimbawang gumamit siya ng iba't ibang host plant, no? You may notice na ang developmental stages ng uaw ay nakadepende din doon sa kinakain din nila, no? For instance, yung bulb onion, yung prepare sila yung bago mag-hatch ang egg, no? Prepare sila ng 2 days, no? Pero pagdating sa stages ng bulb onion at saka leaf onion, umaabot sila ng 6 instars dito. Pero kung sila ay kumain ng maes, nung itong Trianthema portocolostrum, isang uri po ito ng damo or weeds, and also yung castor plant, you may notice na hindi sila nag-undergo ng 6 instars, hanggang 5th instar lamang po sila. And also you may notice yung kanyang total developmental period, no, pag kumakain sila ng seed bulb onion, umabot sila ng 24 an average of 24.25 days. Sa leaf onion, 23.75 days. Sa maes, umabot ng 24.33 days, while for the weeds, no, I don't know, I forgot the common name of this weeds. Ito ay 17.43 lamang. So, ganun kabilis ang kanyang life stages. No? And castor is 21.88 days. So, ito po yung characteristic damage ng larva o ng larvae. So, basically, yung mga itlog po, pag-hatch po noon, gusto silang or nagpipenetrate sila. So ang mga newly hatched or yung mga bagong pisa, no, ang kanilang kinakain is yung skin, no, yung normally skin ng dahon ng sibuyas, and then gumagawa sila ng butas, no, and then pag nakapasok na sila doon sa loob ng dahon, no, doon na sila naka-stay ng matagalan, no. At pag sila naman ay malaki na, so ang kanilang characteristic or behavior ay kinukonsume nila yung buong halaman hanggang sila ay magpunpun, no, katulad ng nakikita nyo dito sa ano na to, sa rightmost na picture, no, and eventually nadagda-dry yung mga dahon, no. Ngayon, sinasabi na according to Navasero also na mahigit sa 80% ng uod ay nasa loob ng guwang ng dahon or dito sa loob, no, sa loob ng dahon ng sibuyas, no. Kung nakikita niyo dito sa figure na to, no, karamihan, no, 90% of the all onion armyworm ay nakatira sa loob, no. So yun ang challenge sa farmers, kung paano i-control since sila ay nasa loob ng dahon ng sibuyas. But in some cases naman, or marami pa rin mga larva, no, ang makikita sa labas ng sibuyas, lalo na pag ito ay nas newly hatched pa lang, ano, and meron ding makikita lalo pag sila ay malaki. So ito yung mga picture ng taken by
Sir Navasero noong 2019. I think this is a 2016 ano, mga pictures na kinuhanan nila. Halos na pudpud ang lahat ng sibuyasan sa Nuvesia. And itong ano naman na ito, table na ito, ay ito yung mga halamang kinakain ng onion army. Kung nakikita nyo, may mga ampalaya, no? Even the ampalayang ligaw, kalabasa, sweet pepper, hot pepper, mais, palay. Kahit palay ay pwedeng alternate host. Sibuyas Tagalog, leek, bataw, mani, munggo, sitaw, sigarilyas, common bean, gabi, kamote, kangkong, mustasa, pichay, no? At saka talong, kamatis, no? So pag nawala ang sibuyas, ano kayang itatanong? Is it sila ay mga alternate host din. So ang mga damo, no? Katulad ng horseshoe, horse parsley, devil's horse whip, uray babae, nodeweed, amarillo, binghal, dayflower, mutha. Oh, itong mutha, oh, which na nga siya number one pest din ng ano ng I mean consider as number one pest weeds, no? Worst weeds, mutha. So pwede pa siyang alternate host. Centrosema, lubi-lubi, paragis, uray lalaki at saka aginyo. So there are plenty of alternate host for onion armyworm, no? Kahit hindi tag season ng sibuyas. So ito yung picture pa rin na galing kay Sir Navasero. Yung mga damong kinakain ng onion armyworm. Okay, so ito yung pest management strategy na recommended ng RCPC as well as National Crop Protection Center ng UPLB, no? Pag merong kayong mga biocontrol agents, no, just like earwig and trichogramma, no, you can use or you can release an earwig, no, 10,000 earwig, you need a 10,000 earwig per hectare plus the 140 trichogramma cars per hectare. So itong mga itong earwig na to, baka magtanong ko yung saan available ang mga ito. So ang Bureau of Plant Industry Crop Pest Management Division ay meron po kaming earwig as well as trichogramma, no? Binibigay po namin ito ng libre, no? As long as available itong mga BCH na to. So you can apply this BCH during pre-planting, no? And pag meron na pong apat na dahon hanggang anim na dahon ang sibuyas, you can apply the BT insecticide Astron or the biopesticide Neem Parker. This is biopesticide is proven na po ito na ginagamit, no, ng mga some farmers, no. And mostly itong mga inaatake or tina-target nating mga biopesticide na ito ay yung ating first to third larval instar. And prior to bulbing during the bulb development, makakita na po kayo ng mga fourth larval instars and up. So you can use now pag maraming-marami na, ang last resort po natin pag maraming-marami na, you can use the pesticide or the insecticides, no? As long they are FPA registered lang po. We have to avoid using non-registered or non-FPA registered insecticides, no? Para ma-avoid po natin yung resistance, no, ng mga insekto. Okay, so gusto kong i-discuss ang component ng IPM or IPM stands for Integrated Pest Management. So when you say Integrated Pest Management, we are combining different practices, no? We have the cultural control, the mechanical and physical control, biological control, and chemical control. So this is an effective and environmental sensitive approach, of course, no, to manage the pests using different practices. So ano ba yung tinatawag nating mga cultural control? Pag sinabi nating cultural controls,
Ito yung mga practice na ang mainly objective is to reduce the pest establishment, no? To reduce the pest establishment, yung kanilang reproductions and survival, no? So ang main point natin dito why we have to practice the cultural control is this is served as a preventative measure, no? So pwede natin tayong mag-crop rotations, no? Pag sinabi natin crop rotations, we are practicing or planting a different crops, no? Let's say yung ngayong season magtatanim ng sibuyas, and the next season ibang crops naman, no? This is to delay or cut ang tawag noon, para ma-stop natin ang life cycle ng onion armyworm. So another cultural control is the removal of pests or infested plant parts. Of course, yung mga pag nakikita nating andiyan ang mga peste, so kung kaya naman ng manumanong i-remove, no? Yun ang dapat nating practice. And also the optimum irrigation and soil moisture. Trap cropping, no? Pag sinasabi nating trap cropping, we are using other plants, no? This is to attract the pest. Parang ito yung ano natin eh, parang sacrificial ano plant, no? And meron din nagpa-practice ng mga synchronous planting, no? This is to prevent the presence of this onion armyworm. And another one is the thorough land cultivations. That rotavator plowing for air and sunlight to penetrate the field to destroy the pupa. Para mapatay po natin ang mga pupa. Then another one is the mechanical or the physical control. So ito yung pag manu-manu nating pag-alis sa mga egg masses. No, egg mass po yan. And we can even use the pheromone trap, no, to detect the presence of armyworm. Later po, si JP po ang magdi-discuss, no, kung meron po kayong mga pheromones, no, ituturo po ni JP later on kung paano po ang tamang paggamit ng pheromone. And of course, the use of natural enemies, no. Saan ba tayo makakuha ng mga natural enemies? So examples ng mga natural enemies ng onion armyworms are we have the predators, no, the predatory pentatomid bugs, no, available po yan sa BPI, CPMD, in some RCPC or Regional Crop Protection Center, meron din po silang nire-rear na predatory pentatomid bug, parasitoids, no, the trichogramma, meron din po ang CPMD, the telenomus, meron din po ang CPMD. Ito po yung bagong pinaparami po ng CPMD. And we have a new, pero hindi pa siya identified, hindi pa ho yung identify ang meron kaming nakuhang larval parasitoids, no? Trichogramma and telenomus are egg parasitoids. Ang tinatarget po nila is itlog ng onion armyworm. So may nakolekta din po kaming larval parasitoids ng against onion armyworm. Meron din tayong mga pathogens, no? Ito yung mga beneficial fungus, no? Metarhizium, Beauveria bassiana, and the NPV or the nucleopolyhedrosis virus. Ito pong NPV ay in some RCPC po ay meron pong available, no? So ito yung pong itsura ng predatory pentatomid bug, no? Eucanthicona for ciliata. Ito naman po yung pinaparami po namin, yung egg parasitoids or yung Telonomus remus. No? Ito yung makikita nyo, ito po yung itlog, no? Dito po sila pinaparasitize nila o pinapatay nila yung itlog. Ngayon, meron din po kaming nakitang larval parasitoids, hindi pa namin alam yung specific scientific name for this, no? Ito yung kuko ng parasitic, no? Binubutasan po nila yung katawan hanggang sa lumabas itong parasitoid. Ito pa ay wasp, no? Kapamilya nito. I mean a wasp siya, no? So later on pag lumabas na siya, so matutuyo itong larva ng onion armyworm. And yung last resort natin, no, pag hindi na kaya ng ating mga ina-apply natin, no, we can use pesticides. No, merong mga
effective and proven, just like yung neem, biopesticides, meron siyang ovicidal effect, ibig sabihin ng ovicidal effect, even the eggs, no, pinapatay po niya yung itlog ng onion armor. And of course, we have to use, again, as a reminder, we have to use the FPA registered pesticide, no. Marami kung alam or based doon sa pag-aaral ni Sir Navasero, maraming pong mga farmers ang gumagamit ng mga non-FPA registered, no, pesticide. So, ang nangyayari po yun, nagiging resistant po itong mga onion armyworm na po ito. And we need, of course, the massive info dissemination and the proper use of pesticides. Okay, so, yun po yung sa first part ng onion armyworm. So, ngayon, I'm going to discuss also the other pests of onion. No, hindi lang, actually, onion armyworm ang problema ng ating mga magsisibuyas, no? There are merong mga common other pests ng sibuyas. Yung minsan yung kaibigan or yung kasama lagi ni onion armyworm, yung cutworm, no? Ito yung minsan pag nakakulik kami sa field o yung mga kasamahan ko, may nakukuha silang cutworm, no? Aside sa onion armyworm, may nakukuha silang cutworm. Ang thrips, pagkakalam ko, ito ay problema ng region 2, the mites, and leaf miner, no? Yung mga region 2. Later on, ay wala palang region 2 ang magle-lecture mamaya. Okay, so ang cutworm, so ito po ay may scientific na Spodoptera litura. Parang po silang Spodoptera ng onion armyworm, no? Kanina Spodoptera exigua, ito naman po Spodoptera litura. So maraming po siyang mga common names, no? Common cutworm, black cutworm, greasy cutworm, dark sword, grass, floodplain cutworm. So meron po itong mga local names, mamumulpol, limas, dimas, ulod, iges, kribunubon, and tagustos. So ito po yung life cycle niya. Katulad po ng onion armyworm, siya din po ay naka-egg mass, no? And halos similar sila ng itsura ng onion armyworm. Meron siyang round din ang kanila, pero pag if you're going to open this, makikita mo ang iba, maraming itlog, no? So ito ay naka-cover, no? Ang reason bakit sila na may cover is para maprotektahan sila sa mga other predators, no? So sinasabi dito na ang can lay up to 5 egg masses. So ang bawat egg mass ay nagko-contain ng average na 300 eggs, no? Isipin mo 'yon. So ilan? 300 times, let's say 5 beses sila mag-eggs. So ganun sila kadami, no? While yung larva, no, makikita meron siyang makikita niyo pag may nakikita kayong parang marka, no, or 2 blocks doon sa may balikat, no, at saka dito sa may part, no. So yun po, at saka merong itong mga banda to. So ito po yung distinct characteristic nitong cutworm. So ganun din po ang pupa, katulad din po ng onion armyworm, ang mga pupa ng cutworm ay makikita po sa loob ng soil o sa ilalim ng soil, no? And adult, no, yung forewings are purplish brown with numerous lines and spot, no. This is a very different kung titingnan mo maigi yung markings ng onion armyworms, no. Baka mapag ano niyo yung characteristic niyo between onion armyworm at saka cutworm. Ano ho ba yung kanyang damage or characteristic damage? So, ganito actually yung characteristic damage, no? Tinatawag itong cutworm kasi pag malaki yan, parang itong picture na to, kinakat niya agad yung mga seedlings, especially ito ay parang corn, no? Kasi sila din ay number one or major pest ng corn, no? Kinakat nila yung seedlings. And for the control measures, follow clean cultivations and break the big clods of soil. Again, ang purpose nito
kasi kailangan natin ma-cultivate yung soil kasi andun nga nakatira or nakatira yung mga pupa, no? And of course, we have to remove weeds and volunteer plants that may serve as an alternate host. And then apply botanical insecticides like neem extracts, no? And the use of parasitoids, predators, and entomopathogenic fungi. Yung pinakita ko kanina na mga sa onion armyworm is pwede pong gamitin, no? Yung parasitoids, yung predators, no? Yung petatomid bug, pwede po rin gamitin ito to control this cutworm, no? And very importantly is the use of FDA registered pesticides. No? So another one, this is a minute insect or very small insect. No? Medyo malaki lang siyang tingnan dito sa picture, pero pag hindi basta-basta siya napapansin sa ating naked eye. No? So ito may scientific na thrips tabaci or tabaci, or may common na onion or garlic thrips. And ang kanyang local name ay hanip, ulmog, ayam, pulisipsip sa sibuyas. So, ito po yung life cycle niya. May egg, may larva, may pupa, at saka adult. So, ito ay mga around 1 millimeter to 1.5 millimeter ang kanyang size, no? So, ang kanyang damage naman ay white or silvery appearance. And flecking on leaves of onion. And remember, ang mga thrips ay mga vector or carrier po sila ng virus. No? Katulad ng iris yellow spot virus. No? Sila po ay mga carrier. And eventually, pag may virus po, yun ang cause ng ng detrimental ng effect doon sa ating mga sibuyasan. For management strategies, you can do the crop rotation, deep plowing, and overhead irrigation that can help to reduce thrips population. And very importantly also, meron dapat din ito palagi kahit sa insekto or mga sakit. No? There must be a regular field sampling during the growing season. And monitor early appearance of thrips by visual sampling, no? And by shaking the leaves, no, malalaglag yung mga thrips na ito. You can use the blue or yellow sticky shrubs. And you may also use some natural enemies, but sad to say, ang BPI is wala pong natural enemy or nire-rear or di po kami nagpaparami. Wala pa kaming pinaparami na biocontrol agents against thrips, no? But it's some meron po sa iba abroad actually may mga predatory mites na pong ginagamit nila to control these thrips. And manage soil where mini thrips, pupate and weeds in the fields to remove reservoir for both thrips and viruses. Now another one pest is the mites. Hindi po siya insekto. They are arachnids. So ang kanyang maraming uri ng mites na pwedeng peste ng sibuyas, no? And yung kanilang cycles or life cycles is egg to adult, no, or egg to nymph to adult, no? And they will last pag medyo warm ang condition, they will last about 2 weeks old. And kanyang mga damage naman is it promotes the rot of bulbs, no? And storage by penetrating the outer layer of bulb tissues and allowing rot-causing pathogens to gain entry. And it will reduce plant stands and vigor, no? And promote rot bulbs in storage. And for the management, no, you can do the following: crop rotations, allow crop residues to fully decompose prior to planting, no? Remember, yung mga mites na yan is gustong-gusto nila minsan yung mga nanadidecay na, no? And we must use a clean seed and transplant. Clean bulbs before storage and store in cool temperatures with low relative humidity. And application of FDA registered pesticide. And for leaf miner, no? Very scientific na Leiomyza trifoli. Or ito yung onion leaf miner or
tinatawag nating ahas-ahas. Bakit nga ba ahas-ahas? And itong mga leaf miners, they are minute or they are mga kapamilyas nila ng flies, small flies. And they measure less than 2 mm or 2 millimeter in length. And they are mostly yellow in color, although parts of the abdomen, medyo yung kanyang, kumbaga sa tiyan at saka yung sa likod niya, or sa thorax, are dark brown or gray. And they have, yellow legs are typically, I mean, their legs rather are typically yellow in color. So, ano yung characteristic damage, no? Tingnan na lang muna natin yung pictures, no? You may notice, no? Tinatawag leaf miner kasi parang nagma-mines, no? Kung saan-saan lang sila pumupunta, parang nagma-mines sila. So, ito yung kanyang distinct characteristic damage, no? So for the management of the leaf miners, again, we have to monitor the area regularly. Ang iba pong mga farmers, they use the yellow sticky traps. No, ang mga insekto po ay, lalo yung mga adults, ay very attracted sa yellow in color. No, so we can use the sticky trap, yellow sticky trap. And remove and dispose heavily infested plants. So pag may nakita na mo kayong mga down na maraming leaf miner, huwag niyong basta-bastang iwanan sa labas or nakatiwangwang lang, no? You can pwedeng ilagay siguro sa sako, no, or plastic, no, na hindi makakalabas ng mga adults doon, no. Cultivate the soil by plowing and harrowing to minimize the pupation in the soil. And use of natural enemies like parasitic wasps to keep leaf miner population below economic threshold level. And the use of FPA registered pesticide following the manufacturer recommendation. Okay, so we're done with arthropod pests, no? So let's move to the diseases. Ano ho yung mga possible or common na mga sakit ng mga sibuyas? So we have the black molds, the downy mildew, the basal rat, the purple blotch, the onion anthracnose or twister, tinatawag natin spaghetti po siya, the other one is the white rat. So black mold or ang causal or pathogen or organism is yung Aspergillus niger. So yung symptoms po, it develops in the bulbs followed by rotting of scales, no? And it occurs when bulbs stored at high temperature and humidity. So you might notice pag ang mga sibuyas natin pag masyadong naka-store ng matagal, no, ito ang magiging problema, no? So for the control measures, we can store the bulbs in a well ventilated, cool and dry place and avoid bruising bulbs during and after harvest. And you can spray 0.2% of difolatan during storage or whatever pesticide or fungicide, no, as long as approved or registered ito ng FPA. Next is the downy mildew, no, the Peronospora destructor. So ito po yung magiging itsura pag tinamaan po ang sibuyas nyo ng downy mildew or yung Peronospora destructor. So ang symptoms, the presence of gray fuzzy growth or yung parang tinatawag natin fuzzy is parang may floppy or powdery, no? And the on leaf surface and eventual collapsing of leaves on later stages. And the affected plants remain dwarf, distorted, and pale green in colors. And it favors cool temperatures and wet leaves. And if the weather is hot or dry, only pale white patches are seen. The affected leaves drop at the point of lesions and dry at the tip. And bulb tissue, especially the neck, may become spongy and the bulb may lack storage quality.
For the control measures, you can use disease presets and avoid overcrowding of plants, ensure proper field drainage, and plant onions in areas where there is a good air movement to promote rapid drying of foliage. And of course, the application of foliar foliage. Ito yung challenge actually. Yung mga sakit na yan is very challenging to control. So mainly, ang last resort talaga natin is application of fungicides. And next is basal rot or the fusarium or yung causal pathogen is the fusarium oxysporum. Ito yung itsura ng may inaatake ng fusarium oxysporum. And the symptoms, the leaves turn yellow and then eventually wilt and die rapidly. And the roots become pinkish as the plants approach maturity. And finally, the rotting of roots takes place. And the bulbs become soft and semi-watery decay. So medyo ano siya, mamasa-masa, no? And the semi-watery decay develop from the base of the scale leaves. No, so dito mo po papansin yung pamamasa ng ano ng or pagdecay ng sibuyas. For the control measures, you can use the pathogen free seeds, follow long term crop rotation excluding bulb crops, and treat the seeds with theorem at 2.5 grams per kilogram seed before sowing. Spray the crop with 0.2% of carbon dazim and avoid wounding or injuries of roots as they may predispose the plant to infections, no? So actually itong mga ito is makikita itong mga pesticide or fungicide dito ay makikita ninyo sa FPA website, no? Or yung Fertilizer and Pesticide Authority website. And the purple blotch, no, ang causal pathogen is Alternaria puri. Ito yung itsura. Pag nakikita ko yung parang spots, mga spot na yan. So, ito tawag na purple blotch. Again, yung symptoms niya, it produces large lesions. Ito yung mga tinatawag natin, mga large lesions that may combine to form ring of lesions. It favors wet foliage and high humidity. And the leaves may turn yellowish brown, lose vigor, and eventually wilt if the disease is not controlled. And for the control measures, we have to use the certified or disease-free seeds, destroy the infected crops, crop rotation with non-host crops, maintenance of field sanitation, proper weed control, use of resistant varieties, and application of fungicide. And for yung spaghetti, yung tinatawag natin onion anthracnose twister, no? So pwedeng atakin ng mga fungus na ito, ng Polytetrichum at saka gibberellia. So, ganyan po ang mukha niya. Kung nakakita po kayo ng sibuyas niyo na parang nagganito, na nagwi-wilt o nagco-curl, iyon po ay simptomas ng meron pong sakit ang inyong alaman na anthracnose or anthracnose twister. So ang symptoms, of course, the first symptoms of the disease is visualized by white or pale yellow, or water's pale yellow water soap oval depressed lesions on leaf blades. There's a curling, twisting, and yellowing of the leaves, and abnormal elongation of the necks and smaller bulbs. So yung poging problema, hindi siya hindi kayo makakapag-produce ng magandang size ng bulb. A control measures for this is the use of pathogen-free seed, crop rotation, remove and destroy infected plants as soon as symptoms are observed to minimize spread of the disease. And you can drench nursery beds with mancozeb at recommended rate. And spray the plants at the early onset of the disease with difenoconazole and pyraclostrobin and azoxystrobin. And last but not the least is
yung white rat, no? Ito ay ang causal organism is yung sclerotium sepivorum. Ang kanyang symptoms, yung leaves, the leaves of affected plants become yellow and flaccid, leading to death. Also, stunted ang kanyang growth. At meron siyang fluffy fungal growth appears in the base of the bulbs. And for the control measures, follow a long-term preparation schedule with non-allium crops. Hindi pwede yung garlic, no? They avoid transferring of soil or plant material between sites. And apply appropriate fungicide if available. So that's all for my presentation. Thank you. All right, so thank you po, Doc Peter, for your presentation. So before po tayo mag-proceed sa ating open forum, nice lang po naming batiin ang mga viewers natin from Umingan Onion Farmers Agriculture Association. We have also viewers from the Regulatory and Quarantine Division ng Mafarbarm. We have also viewers from BPI Center Davao, Molave, Zamboanga del Sur, LJU Solano, Talugtog, Nueva Ecija, and the Mulingin Farmers Association. So hello po sa inyong lahat dyan. So please keep sharing our live para mas marami pong ma-reach ang ating webinar for today dahil marami po tayong pag-uusapan tungkol sa mga mapamansalang peste at sakit ng sibuyas. So now the floor is open. Nakamute ka, Jade. Sorry po, nakamute pala ako. Alright. Maraming salamat po, Doc Peter, for your presentation. So before po tayo mag-proceed sa ating open forum, nais lang po namin batiin ang ating mga viewers from Umingan Onion Farmers Agriculture Association, from the Regulatory and Quarantine Division ng Mafarbarm. Hello po sa inyo dyan. Yeah, you can continue. Okay. So, nice din po namin batiin ang ating mga viewers from Molave, Zamboanga del Sur, from LJU Solano, from Talugtog, Nueva Ecija, and we also have viewers from Mulingan Farmers Association. So, hello po sa inyong lahat dyan. And then we also have viewers from Apayao State College. Hello po. Quirino State University, Kapatagan, Davao del Sur, and from the Regional Field Office 10 ng Cagayan de Oro City. Hello po sa inyong lahat dyan. So now the floor is open for the question and answer portion. So if may mga questions po kayo para kay Doc Peter, please comment down below and use the chat box function para po malista ng ating mga moderators at para po sasagutin lahat ni Doc Peter ang inyong mga katanungan. So Doc, may nalista na po kaming mga questions dito. First, coming from Sunshine Hael Singul, how can the LGU avail Trichogamma species? Trichogamma? May ano kung saan po silang region? Sorry. Sino yung comment? As I've mentioned earlier, Mimaropa po, Doc. Mimaropa. Ang Mimaropa ay region 4B. Ano, 4B. Ma'am or sir, pag you can inquire po sa inyong Regional Crop Protection Center. Kung kayo po ay trichogramma ito na, Jade, ano? Actually, kung nasa Manila naman kayo po, mag-request lang po kayo. We can provide you po sa trichogramma na hinihingi nyo dito po sa central office. Pero since andyan naman po kayo siguro sa Mimaropa, meron po tayo dyan partner, yung Regional Crop Protection Center po. All
right. So for the second question, Doc, how effective is the neem extract in controlling onion armyworm? Meron pong mga pag-aaral na ang neem talaga is very effective, no? And ang ibang regions na yung mga magsisibuya sa ibang regions ay ginagamit po ito. And siguro ang pwedeng magpapatunay diyan yung ibang farmers na gumagamit ng neem. Yung binibigyan natin, remember kami po ang CPMD ay nagbibigay kami ng neem and madalas po yun din ang hinihingi ng mga farmers natin. Okay po, and the third question po from Conrado Bidaswa, is mancozeb being used for drenching in a nursery bed? I'm sorry. Is mancozeb po is being used for drenching in the nursery bed? Hindi ko masyadong I can't remember yung mancozeb na yan, but again, pag bumibili po tayo ng pesticides, you can follow doon sa manufacturers how do you call that, yung recommendations, no? If nasa label po is for drenching, pwede niyo pa siyang gamitin kahit nasa nursery man siya or sa field man siya. Okay po, Doc. And we also have question from Kathleen Pamisa ng LGU Talakag. What are the key characteristics, life cycle stages, and management strategies for controlling onion armyworm or Spodoptera exigua in agricultural settings? Parang na-discuss ko na yan kanina. Pwede ho yung total naka-live po ito, yung nagtanong kanina about the management and the life cycle na discuss ko na po siya kanina. Pwede niyong balikan mamaya yung video. Hindi naman siya didelete ang page natin, di ba? Okay po. And next question, Dr. Peter, from John Kenneth Tabiolo. Are there any reported insecticide resistance for onion armyworm? Are there any reported insecticide resistance for onion armyworm? Ang alam kong merong nagre-reklamong farmers, no, but I can't give you the names. Pero merong mga nagre-reklamong farmers. Why is it na ang kanilang mga in-apply do ay na insecticide ay hindi do effective? So ang nakikita ko diyan, although hindi ko naman nakausap, is it possible mali siguro ang nagamit na insecticide ang ginamit nila? Hindi siya siguro recommended ng FPA. And I can say na resistant din siya kasi hindi ko siya na-witness, no? Pero based doon sa pag-aaral ni Navasero before, merong siyang, wala sa akin slides, pero nasa presentation niya, yung mga insecticide na paparehas lang yung mode of actions na nagiging siya, resistant sa onion armyworm. Hindi ko maibibigay yung mga brands. Okay po, Doc. May question pa dito pero tatagalugin ko na lang siya. Bakit po yung mga control measures is ng onion armyworm is almost sa larva stage, sa larval stage lang po? Bakit hindi siya sa adult at sa egg? Yung pre-present ko po kanina, meron naman po tayong may mga herbicidal na pesticides, no? Yung neem actually yung sinabi ko kanina is for egg. And yung recommendation ko kanina, meron kaming biocontrol agents, no, na pinag-aaralan ngayon yung Tenodromus. This is a good management to control onion armyworm. And meron din po tayo sa adult naman, pero ang target naman ng adult is for monitoring. Meron po kaming pheromones, no. But may part doon na kahit na tatrap natin ang mga lalaki lang is still a part of controlling, kasi remember kung wala bang lalaki paano nabubuti si babae, di ba? So using the pheromones is I think a type of strategy para ma-control natin ang mga adult, no? And aside from that, hindi ko siguro na ipakita, no, yung mga adult
ay very attractive sa light, no? Merong nag pwede kang gumamit ng light trapping po. Light trapping, no? Yung maglalagay ka ng ano ng ilaw doon sa field mo, and they are attracted to that. So that is to control mapalalaki man 'yan o mapababae na ano na onion armyworm. Okay po. So may pahabol po na question from Erica May Bahit Amar. Good afternoon po, sir. Magkaiba po ba ang leaf miner ng sibuyas sa leaf miner ng ibang crops like kamatis or sitaw? Ang napapansin ko, parehas sila. Yung sa ano, kasi ang, wait, sa presentation ko, di ba, is ano nga bang scientific name? The same. May mga the same na ano, yung tabasi. Pero meron, ay sorry, hindi pala. Yung trifoli, meron din pong ibang ano. Ang trifoli po ay pwede po siya sa makikita din siya sa legumes o yung mga sitaw natin. Nakikita sa sibuyas, sa kamatis. Pwede po siya. Alternate host po niya. The same po. Pero jade ang mga maraming uri ng leaf miner, hindi lang yung trifoli. Okay, noted po ito, Doc. All right, and we also have a question po from Jennery Palma, my classmate, I think. Is there any possibility that certain diseases of onion will occur in response to the infestation of onion armyworm, sir? I'm sorry. Is there any possibility that certain diseases of onion will occur in response to the infestation of onion armyworm? Maaari kasi may mga diseases naman parang secondary lang eh. Pag hindi nasusugatan ng insekto, saka lang sila pumapasok, di ba? Maaari, may mga ganong scenario. Medyo marami pa pong questions, Doc. Mag-ano na lang kami ng mga questions like, ito po. Aside from fungicides, pwede po ba gumamit ng mga biofertilizer na FDA certified? As long as nasa label, or you can ask the FDA para sa product na yun, or even the manufacturer, no? I can say na pwede siya kasi hindi ko naman nababasa kung anong particular biopesticide yung sinasabi niya. But ang advice ko na lang is you have to again basahin lagi ang label. Another question po, Doc, from Janeline Tagulabong. If wide range po yung alternate host niya, ano po ba ang possible na crop na pwede i-rotate? Sorry, Jade, ano yun? If wide range po yung alternate host niya. Wide range? Ano, parang wide range po, wide range. Po, wide range. Host, apo, ano okay. Po daw ang possible na crop na pwede for crop rotation? Mahirap nga naman ano yan ano. Yung mga so far na banggit ko na mga wide range, kung pwede nga lang ano. Pero remember ang mga farmers pa rin ang ano diyan. Ang sila pa rin yung kumbaga ang anong tawag noon. Nasa kanilang decision pa rin 'yan kung kanila. But pinakita ko kanina yung napakataas ng wide ng ano ng alternate host yung range ng as possible na wala doon sa pinakita ko kanina. Kung pwedeng yun ang itanim, no? Ano bang mga example na wala doon? I don't know. May sitaw, alam ko to. Yun. As long as wala doon sa pinakita ko yung mga alternate host, perhaps you can use that.
All right, so medyo nawala po yung connection namin. So maybe we can cater two more questions, Doc, and then we can proceed to the next speaker. Okay. So Doc Peter, is there a study that lambda cephalothrin can fight against onion armyworm? Lambda. Cephalothrin po, Doc. Meron ba? I'm not aware of that. Meron ba tayong ganong ano? Research or proven na ba siya? I don't know. Sa lambda. Sorry, I can't answer to that. Ay, perhaps yung aking mga kasaman, if they are aware. Alright, and probably the last question for the topic ng biology, life cycle, and pest management strategies of onion armyworm. Anong months po usually dumadami ang armyworm, Doc? And ano po yung proper timing na pagtanim ng onion para maiwasan ang infestation? Normally, ang kung buwan, just like yung Nueva Ecija, kailan ba nagtatanim ang Nueva Ecija? Anong buwan ba? October, November? And then based on our data, 'di ba, ang karamihan na na-report sa atin is January to Feb. Yun doon ang buwan na dumadami eh. Well, depende sa kung kasi may mga nagtatanim ng September, October. So, vegetative stage, yun yung critical stage na tinatamaan talaga or nilalapitan talaga ng onion armyworm. No? Merong may mga report sa atin, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, January, Feb, yun ang marami talagang buwan ng pag-atake ng onion armyworm. All right, so thank you po, Doc Peter. So although may marami pa pong questions, I think we can proceed to the next topic. Para po later, pag wala kayong questions sa ibang speaker, pwede nating balikan ulit yung mga questions nito. All right? So thank you. If wala na po, let's proceed to the awarding of certificate. So reading the citation, Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, Certificate of Appreciation is proudly given to Dr. Peter M. Magdaraog in grateful acknowledgement and sincere appreciation for having served as technical resource speaker during the conduct of webinar series Let's Talk About Onion Armyworm on February 27, 2024 via Microsoft Teams and Facebook or YouTube live streaming. Given this 27th day of February 2024, signed Gerald Glenn F. Pananibad, PPI Director. Thank you, Doc Peter. So, palakpakan natin si Doc Peter. All right, so let's proceed. So, our second speaker for today's webinar. He graduated at the Pangasinan State University San Carlos City Campus with a degree, Bachelor of Science in Agriculture, major in Crop Science, and passed the licensure examination for agriculturists last 2012. He is currently taking up his master's degree in Crop Protection at Cavite State University in Dang, Cavite. Currently, is the section chief of the Plant Health and Pest Status Center section of the Crop Pest Management Division, Bureau of Plant Industry, Central Office, Manila. To discuss about the demonstration and installation of pheromone trap, let's all welcome Mr. John Paul Maminta. Sir JP? Hello, good afternoon. Loud and clear ba ako? Yes, Paul, loud and clear. So let me share my presentation. Kaya nakikita na po ba?
Yes po, sir. Nakikita na po. Hello. So, magandang hapon po sa ating lahat. So, to complement po yung presentation ni Doc Peter about sa Onion Armyworm Pest Management Strategies. So, I will be presenting po yung pheromone trap installation and demonstration. So, first of all, ano po ba yung ating tinatawag na pheromone? So, pheromones in insects are chemicals produced as messengers. So, it affects the behavior of other individuals of insects or other animals. So, ito mga pheromones na to, ito yung mga environmentally friendly alternative to conventional insecticides for pest control. So, currently, karamihan ng pheromone-based pest control strategies natin ay tinatarget yung mga Lepidopteran pests of high value crops. Example lang nga po dito yung ating onions. So at present, yung manufacturing processes cannot yet produce pheromones at low enough cost to enable their use for lower value crops, especially commodity crops. So karamihan na po siguro ngayon sa mga nagsisibuyas ay medyo familiar na sa ating pheromone. Yun nga lang po, ang nagiging problem po natin is yung kanyang availability. So, ano nga ba yung use ng pheromone in pest management? So, bago natin may apply yung mga management strategies na na-present earlier, so, importante po na tayo po yung makapag-install ng pheromone trap sa ating mga sibuyasan. So, isa sa mga uses po nito is use to trap target pests for detection and monitoring purposes. So, kung tayo po ay mag-install nito, malalaman po natin agad kung may presence po ba ng onion armyworm sa ating sibuyasan. Pangalawa po is to control the population by creating confusion. So, ito pong ating pheromone ay pag-install po natin sa field, ang tinatrap po nito ay yung mga male and magkakaroon po ng confusion during the mating season. So, nakalagay po dyan sa ating pangatlong use ay to disrupt the natural mating cycle of pests. And pag ito po ay na-prevent ang mating cycle, dito po tayo magkakaroon ng prevention din po ng further egg laying. So kung wala pong may itlog na armyworm, so wala pong mangyaring infestation ng harabas yung sa kanyang larval stage. So ano nga ba yung itsura ng onion armyworm, so ay ng pheromone? So kung mapapansin niyo po diyan sa presentation, yung rubber septa, yan po yung ating tinatawag na pheromone lure. So, inside that rubber septa, yung kulay green, dyan po naka-incorporate yung mismong pheromone ng onion armyworm. And makikita nyo rin po sa ating presentation na yung size, kung nga siya kalaki, so kinumpare natin sa 1 peso coin. And currently, yung nasa right na corner, ito po yung mga available na pheromones sa country ngayon. So we have this Spodulor. Ito po ay specific sa ating onion armyworm, which is the Spodoptera litura. And we also have Sigualure. Yun po yung ating Spodoptera sigua and fall armyworm. So kung mapapansin nyo, yung tatlong packaging po ay same because they are from the same company. And other locally available pheromones, yung ating Numate, and then Biopero. So, paano po ba yung pag-install ng pheromone? So, unang-una, ano ba yung mga materials na kailangan natin? So, we have GI wire, yung ating alambre, 4-liter butter, cutter, pliers, water, soap detergent, permanent marker, pheromone lure, of course, and then yung pull stick, yung mga kawayan. So, pag meron tayong mga gamit na ganito, ito po yung ating procedure kung paano gagawin po yung pheromone trap na improvised. So, unang-una, clean and wash yung plastic bottle, preferably yung ating 4-liter bottle na pwedeng Absolute, Wilkins, or anything. Basta wag lang po natin gagamitin yung mga plastic bottle na dating pinaglagyan ng gasolina na ginamit natin sa ating field. Gawa nang mahirap po siyang tanggalin yung kanyang amoy. And then after washing yung plastic bottle, we will cut a 3 inches na V-shape on both sides of the bottle at ito po itutupi natin to form a triangle cut with top cover. So next is to make a hole on the plastic bottle cup and insert the GIY alambre and make sure na yung GI wire is long enough to be attached and suspended on a pole stick. So pag nagawa na natin yung ating
pheromone trap place the lure or yung septa, yung kulay green, on the inside end of the wire and make sure na it will be at the center of the triangle cut. So ito po yung magiging itsura niya. So ito po yung ating GI wire, yung alambre. And imagine niyo po, ito po yung ating empty water plastic bottle. So ito po yung 3 inches na pa-letter V na ikakat natin. And then ipo-pull natin siya paitaas. So the purpose of this is para pag during rainy season, hindi masyadong mababasa yung ating rubber septa na nakalagay sa gitna. And then in making this improvised pheromone trap, make it sure na lalagyan natin siya ng label kung anong pheromone lure yung ginamit, kung gumamit po ba tayo ng spodo lure para sa cutworm and exigua lure para sa onion armyworm. So maliban sa ginamit nating lure, ilalagay din po natin yung date for us to know kung kailangan na natin siyang palitan, since yung ating mga pheromone lure ay kailangan natin palitan monthly. And then if possible, kung makalagyan siya ng coordinates para po matrace natin kung saan po siya nakalagay. So dito rin sa ating trap, nabanggit ko kanina to put water solution with soap detergent. So ito po ilalagay nating tubig dito sa ating plastic bottle ay ito po yung papatay sa onion armyworm. Hindi po yung mismong rubber septa, because the purpose of this is para po i-attract lang po yung mga adult moths during mating season nila, pag trapping season na natin ng onion. So ganyan po yung paggawa ng pheromone trap. Paano na po natin siya install sa field? So ang procedure lang po is mag-install po tayo ng pheromone trap after planting, and counting should start after emergence of the onion seedling to detect the first arrival of the onion armyworm moths. Place the trap inside or in the edge of the field. Place the lure inside the trap and label the trap with the lure used, nabanggit ko po kanina. And trap should be hung from a suspended pole or brush. So kailangan, pagkatarim natin ng sibuyas, kailangan na natin agad mag-install ng ating pheromone trap para dito po yung magiging ano natin, parang basihan natin kung nakarating na po o present na po yung onion armyworm sa ating field, para din po yung ating proper application ng management strategies na na-present po ni Dr. Peter kanina ay may implement natin ng maayos. So add water with soap detergent inside the trap. So one trap should be used for every 2 to 5 hectare of onion field for detection purposes only. And check the traps weekly, so by collecting and counting the onion armyworm moths inside. And record all information when checking pheromone traps. And then nabanggit ko po kanina, replace the lure monthly to achieve optimum results. So yung sa napakita kong mga locally available pheromones kanina, usually yung one pack ng ating pheromone lure ay nagko-contain ng 5 rubber septa. And sa other brands ay isa ang laman. And for the information po ng mga nagsisibuyas, kasi ito po observation namin sa aming travels in region 1 and 3, most of the seed companies ay nilalagay na po yung rubber septa sa mismong plata po ng ating onion seeds. Unfortunately, some farmers ay hindi nila alam na yung mismong rubber septa na present doon ay para po sa ating pheromone trap. So ito po isang example ng pag-install ng pheromone trap. So kung titingnan niyo po yung trap, suspended po ito sa kawayan, pwedeng pa ganito, pa letter L. Make it sure lang po na yung ating cut sa ating water bottle ay nakatapat po sa canopy ng ating dahon. So during night time, pag nami-make po yung ating mga onion armyworm adults, ito po yung place na nagliliparan po sila. And then dito rin po sila madalas mag-lay ng kanilang eggs. Another example, kung paano siya ikabit sa field, pwede rin po siyang ganito sa mga lugar na mahahangin po yung sibuyasan. So pwedeng 2 pole stick, and then iipitin na lang po yung ating water bottle para hindi po siya nalilipat or matanggal pag malakas po yung hangin. Another example is yung patripod naman po, kung available po yung pole stick. So ganyan din po yung pag-install ng pheromone trap. So ito po yung examples ng mga pheromone trap installation namin sa field, so in region 1 and 3.
So kung mapapansin niyo po sa image, ito po ay gumagamit ng tripod and 6 liter na water bottle. So kung mapapansin niyo, itong green ay yung rubber septa natin, and then yung may mga nahuli na po siya na onion armyworm adults. So yung ating pheromone lure ay used for onion armyworm. Ito po yung na-present kanina ni Doc Peter para po sa ating Spodoptera exigua and then sa ating Spodoptera litura. So ganito po yung guide natin kung mag-install po tayo ng pheromone trap sa field. So kung mapapansin niyo po ang sa illustration, meron po tayong 10 traps. Bakit po siya 10? Kasi yung trap 1 to 5, ito po yung install po natin na Spodoptera litura, and then the other 5 is yung para sa Spodoptera exigua naman po. So ito po yung pag sa 1 hectare onion field natin, ito po yung layout ng pag-install po natin ng pheromones. So sa data naman po, usually ang data ginagather lang po sa ating pheromone trapping ay yung syempre ang ating location, region, province, municipality, barangay at yung name ng farmer. And then dito sa ating table is yung kailan siya in-install and ano yung confirm na nahuli kung onion armyworm. And kailan din po natin siya ni-replace yung trap. Kasi may times na nawawala po yung trap sa onion field. Yung lure replace, kung kailan natin siya pinalitan at kung nagpalit tayo ng brand, so kailan natin i-include yung ating names ng brand na ginamit natin ng onion sex pheromone. And then remarks, kung may other observations tayo na example, may reports na may ibang insects na nahuhuli yung ating pheromone trap. So I think yun lang yung sa aking presentation. Very short lang po since ito po ay regarding sa pheromone. And kung may questions po kayo, I think mag-start na rin po tayo sa ating open forum. So yun lang po. Maraming salamat. Alright, so thank you po, Sir JP, for your presentation about the demonstration and installation of pheromone trap. So before po tayo mag-proceed sa ating open forum, again, nice lang po naming batiin ang ating mga viewers from Umingan Onion Farmers Agriculture Association, from Pangantukan, Bukidnon, Bayawan City, Negros Oriental. We also have viewers from the Sacred Heart Savings Cooperative, Galimuyod, Ilocos Sur. At ang ating mga kasamahan sa PQS, BPI Matis City, and BPI NSQCS Car Satellite ng Tabuk City. Hello po sa inyong lahat dyan. And then we also have viewers from RCPC ILD ng DARF07, BAPC Patco ng Bohol, Tagbilaran City. Hello po sa inyong lahat dyan. And of course, we also have viewers from the Mataas na Sampaloc Rice, Vegetables, and Livestock Association from Magarale, San Miguel, Bulacan. Hello po sa inyong lahat dyan. Okay, so now let's proceed to the question and answer portion. So again, if you have questions po for Sir JP, please comment down below para malista po ng ating mga moderators. Okay, Sir JP, so may nalista na po ng mga initial questions. So first question po from Conrado Bidazwa. Is this pheromone already available in the market, sir? Yes, available na po ito sa market, pero limited regions lang po ata yung meron silang parang reseller or distributor. Okay, so next question po from Ian Madhos. Sir, may expiration po ba ang lure? I mean, good for 1 week lang po or more? Yung expiration naman niya, more than a year naman po siya. Pero as I mentioned earlier, based din sa recommendation ng yung nag-manufacture is to replace yung lure monthly. So kung mapapansin niyo po yung isang pack ng pheromone, yung ganito. So may lamang lima, lamang po ito na lima. So naka-indicate naman po dyan yung kanyang expiration date. Kaya po ay bibili ng lure. So Sir JP, third question po from Yuzel Valdez.
ask ko lang po, pwede po bang gamitin yung pheromone lure kung expired na po? Ang mga available po kasing lure sa LGU ay may expiration date na po. Usually, same with other products naman natin sa agriculture, kung siya ay expire na, hindi na natin sana siya gagamitin. Pero hindi naman ibig sabihin na porque expire na isang pheromone lure ay hindi na siya makakahuli. Ang mangyayari lang po ay mababawasan lang po yung kanyang efficacy. So just like other products, kaysa mga sa foods, kung expire na siya, hindi ibig sabihin hindi na siya pwedeng kainin. It's, ano lang na yung kanyang quality ay na nagdi-diminish lang. So pwede pa rin siyang gamitin pero sa results niya ay medyo mag da-down na po yung kanyang efficacy. Sir JP, we also have questions here from Tintin Victoria. Ask ko lang po kung effective ba itong pheromone lure sa ibang crops or sa onion lang po ba ito effective? Ah, yes. So, napansin nyo kanina, may mga present akong samples ng locally available pheromone. So, just like Spodoptera litura, itong ating common cutworm, hindi lang siya pest sa onion. So, pest din siya sa other crops like tomato and other vegetables. And aside from pheromones ng onion, meron din tayong pheromones available for corn. Yung napakita rin kanina, yung fall army lure. And then yung mga pinaka-common na lure na nasa market ngayon, yung metal eugenol for fruit flies. And some other pheromones na ginagamit sa mga other high-value crops. So marami po tayong pheromone lure. Ang ating problem lang is yung local supply ng mga lure na po ito. Sir, may question din po si Erica May Bahit Amar. Good PM, sir. Ilang beses po pwedeng gamitin ang pheromone trap? Yung trap mismo? Kung yung trap mismo, as long as okay pa yung ating water plastic bottle na trap, yung improvised, so pwede natin siyang gamitin. Ang gagawin lang natin is i-replace lang yung lure based doon sa recommendations na monthly natin siyang papalitan. Okay, sir, another question from John Carlo Manopolio. Typically po, how much ang pheromone lure? Ayan, so nabanggit ko rin kanina sa presentation. So maganda po itong pheromone lure sa ating pest management. Yung nga lang po ang nagiging concern lang natin dito is ang kanyang manufacturing. So gawa ng mataas yung cost. So ang price range po nito, just like yung binibili po namin dito sa office, is around 500 to 700 per. So nagde-depend po yung kung saang region po kayo. Pero kung kayo po ay kukuha directly sa suppliers ng mga pheromone lures na ito, eh mas mura po yun sa presyo na nabanggit ko na 500 to 700 pesos per pack. Okay po. And another question from Michael Pangunotan. As lang po, ano po ang tamang paggamit or anong araw o oras pwede gamitin ng pheromone lures? Anong araw? At anong oras? Or siguro tama pag-set up po, siguro. O, parang ganun. Yung nabanggit ko kanina sa presentation, pag sa sibuyas, dapat right after planting ay mag-install na po tayo para ito po yung magiging ating means para malaman kung dumating na yung onion armyworm sa ating sibuyasan. So, with that, kung alam na natin nandiyan na yung onion armyworm, we can now start to implement yung mga pest management strategies na na-discuss earlier. So, pag na-install naman na po natin siya, hindi naman na po natin siya tatanggalin dun sa field. Ang gagawin na lang po natin is i-check na lang natin kung nag-dry out na yung tubig na nilagay. And then at the same time, kung more than 1 month na yung rubber septa na nandun mismo sa loob ng trap. So, kailangan natin siyang palitan. Sir JP, may I think na discuss mo na to kanina pero ulitin lang natin, no? Ilang units daw or pieces siguro to ng pheromone lure ang advisable na i-install sa isang hektarya to meet its full capacity? Kung susundin natin yung mga recommendations ng dito po sa ating mga pheromone lures, ang nakalagay po ay 45 lures per hectare.
yun po ay kung kaya niyo po siyang gawa ng medyo pricey po siya. So, baka to other farmers, mahirap i-install yung 45 years. Kaya yung sa presentation ko po kanina, for detection and monitoring purposes, maglagay lang po tayo ng at least 10 per hectare na pheromone traps. And then, sir, we have a question also from the RCPC 4A. On the average, gaano daw kadami ang nakokolekta na moth po ng, or siguro adult ng OAW? Based on actual experience, yung una-una namin siyang ginamit, yung ating Sigualure, isang overnight lang na install ng alas 5 and then nag-collect ng data ng 5 a.m., ay nakahuli ito more than 1,000 moths. Adult moths. Pero ito po ay nagde-depend sa area. Siguro that time, yung installation namin is nasa peak season na ang daming infestation ng onion armyworm, so marami rin adults present in the area. So, dagdag ko na lang din kasi meron kaming reports na hindi daw effective yung pheromone lure kapag in-install sa field. So, to clarify things lang po, ibig sabihin na walang nahuli po yung ating pheromone lure ay hindi na po siya effective. It just mean na hindi pa po present yung ating onion armyworm sa field kung wala po tayong nahuli. Yan po. And then Sir JP, may question din po dito na effective po ba ang molasses sa pag-trap ng OAW? Ang molasses, nung hindi pa uso ang ating pheromone lure, yung mga commercially available and manufactured pheromone lures, meron po tayong mga ginagawang mga traps, pheromone traps na gumagamit ng na molasses base. So ito po ay pinapractice. Na-observe ko na po ito, ginagawa po ito sa Region 4A sa Calabarzon, province ng Quezon. So ito po siya. Pero ang nahuli po niya, pag yung ating pheromone trap, ang ating traps ay yung gumagamit ng molasses ay general po na nahuli niya po ay halos lahat ng insekto na lalapit po doon umatrap. So hindi lang siya specific. Unlike nitong mga commercially available na specific siya per insect species. And then sir, we have a follow-up questions from DA 4K North. Sir, how true po na ang pheromone ay relatively effective against male or pwede rin sa female ng onion armyworm? Gano'n siya ka-effective sa male? Ay, yung data, wala sa akin yung data, pero yung based on experience, kasi nung trinay din namin ito, so i-check namin yung lahat ng nahuling adult na moths, and almost all na nahuli dito sa ating Sigualure, and Spodulure ay male adult moths ng armyworm. So more or less, ano siya, talagang almost 100% ay lalaki po yung nahuli na adult moths ng ating mga pheromones. Okay, sir, and then there's also a question from Rachel Davis. Ano po yung tamang environment ng pheromone lure habang hindi pa siya ginagamit or nilalagay sa field? So okay lang ba na nasa room temperature? Hindi po. Ang pag-store po natin noong efficacy kahit hindi pa. So yun nga po, yung nakalagay nga po dito sa ating packaging din po, hindi po lang siya nalagay sa presentation. So ang proper storage po ng ating mga pheromone lures ay kahit nasa, wag po siya sa room temperature, so dapat nakalagay po siya sa ating refrigerator. And then sir, we have a question also from Muhammad Mauntol. Sir, can we use these pheromone traps as complete replacement for pesticide? Yan po, maganda po yung question. So linawin ko lang po, yung ating paggamit ng pheromone lure ay hindi po siya totally pangpalit natin sa insecticide. Ginagamit po natin yung pheromone lure as a tool for detection or monitoring purposes. And at the same time, matimingan po natin yung pag-implement ng ating mga management strategy. So ito lang po yung magsisignal sa atin kung meron ng harabas at kung kailangan nating mag-act para ito po ay i-manage. Bali, yun po yung pinakagamit po ng ating pheromone lure.
And then, sir, we also have a question from Biliran Province State University. Is there a possibility of attracting or trapping other insects using the pheromones of different insects? Is there a possibility? Yes, may possibility na maka-attract siya ng other insects, pero yung reason behind that is hindi ko siya masagot. But may mga reports din kasi na aside from yung moths is may mga naliligaw din na insects sa trap. Maybe because, example na lang kung maraming nahuli na po yung ating traps at hindi po tinanggal yung mga namatay na moths ay nag-attract po ito ng other insects na nag-feed sa mga dead moths na mga ganun. So may maliligaw at may maliligaw pa rin na other insects sa ating pheromone traps. And then, sir, we also have a question from Armin Pamani. Kailangan ba na cooperative approach ng agri-community ang pag-install to make it effective? Yes, magandang question po and maganda rin pong suggestion. So, VPICPMD, kami po ay umiikot sa different onion major producing areas, and then we recommend talaga na dapat sa ating pag-install ng pheromone trap ay community yung ating approach, kasi para po mahuli at maubos natin yung mga adult moths ng onion armyworm. Kasi kung example, kung sa isang isang barangay, ikaw lang nag-install ng pheromone trap, so matatapos na yung cropping season, di mo siya maubos kasi due to ikaw lang yung nag-install, which is mas maganda kung halos lahat kayo ay nag-install, so maubos lahat yung population ng ating onion armyworm, just like yung nabanggit ko sa uses, so madidisrupt po natin yung mating. So as much as possible, mas maganda po ang ating pag-install ay community-wide. So para mas maging effective yung ating interventions pag ganun. And then this question, sir, probably masasagutin ito para ni Dr. Peter. Ano po yung economic threshold level ng onion armyworm at cutworm? Pwede ka kong sumagot? Yes po, Dr. Peter. Kay Rachel to, no? Actually, based doon sa ano, sa may nag-conduct ng study, ang economic threshold for UAW is 2 larvae per 5 plants. Yun ang economic threshold for UAW or onion armyworm, but for cutworm wala pa. I believe halos parehas lang naman tong ano sila is productora, so I believe mga ganun siguro ang 2 larvae per 5 plants. Okay, so may marami pa tayong question. Okay. Sige, sir. Sige, sir. Maliban dun sa ETL na nabanggit ni Dr. Peter sa larva, meron ding study ng ETL pag gumamit ka naman sa pheromone. So pag nag-install po tayo ng pheromone, ang ETL po ay kung nakakahuli po tayo ng 18 to 20 po na adults, yan po yung ETL natin sa pag gumamit tayo ng pheromone. So kung around 18 to 20 na yung nahuhuli natin na adult moths, ay doon na natin mag-start na mag-release at mag-implement ng ating pest management strategies, like yung paggamit ng mga BCAs and other pest management recommendations na available. Sir JP, may question tayo dito, no? Baka mga bagong viewers natin sila, so baka pwede mong ulitin yung sagot. May hangganan po ba ang pheromone lure as trap, at ilang days po ang tinatagal nito? Ayun. So yung sa packaging, kung bumili ka ng isang pack ng pheromone lure, so usually yung nabibili namin is nagtatagal siya ng 2 years. Pero pag binuksan mo na siya at ginamit sa field, yung 1 rubber septa ay kailangan mo siyang palitan after 1 month para po ma-maximize po natin yung kanyang efficacy.
So nasa present naman po yun pag kayo po'y bumili ng lure at naka-indicate po yun sa label niya sa likod. Yun lang. I think we need makapag-clear pa tayo ng isang question to proceed to the next speaker. Sir JP, this is from Sol Monde. Would you recommend other lure than the one you presented, sir? Other lure? As of now, yung napakita kong samples kanina, is yun lang din yung available natin na lures dito sa Philippines. Pero kung may mas better na option or other types of lures for onion armyworm, so pwede rin natin siyang gamitin as long as this product ay registered po sa ating sa FPA. So marami naman po talagang lures available commercially, pero locally kasi yun doon tayo nagkakaproblema. So mostly itong mga perimong lures natin ay imported as of now. So wala siyang local manufacturing dito sa Philippines. So yun lang. All right, so thank you, Sir JP. That ends the topic 2 for the demonstration and installation of pheromone lures. So palakpakan natin si Sir JP. And now let's proceed to the awarding of certificate. So reading the citation, Department of Agriculture Bureau of Plant Industry Certificate of Appreciation is proudly given to Mr. John Paul D. Maminta, in grateful acknowledgement and sincere appreciation for having served as technical resource speaker during the conduct of webinar series Let's Talk About Onion Armyworm on February 27, 2024 via Microsoft Teams and Facebook YouTube live streaming. Given this 27th day of February 2024, signed Gerald Glenn F. Panganiban, the BPI Director. Thank you, Sir GP. Thank you. So before tayo mag-proceed sa ating topic 3, gusto namin batiin ang ating mga viewers from LGU Cayapa Nueva Vizcaya, from LGU Victoria City Negros Occidental. We also have viewers from the DMMSU NLUC. At umabot din po tayo hanggang sa Ifugao, Palawan. And then also we have viewers from Rizal Technological University. Hello po sa inyo dyan. And then we also have viewers from the Regional Crop Protection Center ng Calabarzon. Hello po, ma'am. And we also have from the Regional Crop Protection Center ng Region 10. Good afternoon po sa inyong lahat. Alright, so now let's proceed to our open discussion. We actually invited some resource speakers from the Regional Crop Protection Centers to share the initiatives and activities na ginagawa po nila sa RCPC to combat pests and diseases of onion. So to formally introduce our third speaker for the open discussion, she graduated at Central Luzon State University with a degree, Bachelor of Science in Agriculture, major in Crop Protection, and an MPA graduate of San Jose Christian College. Currently, a Senior Science Research Specialist at the Regional Crop Protection Center 3, Science City of Buenos, Nueva Ecija. To discuss about the initiatives of the RCPC 3 against onion armyworm, please help me welcome the OIC Chief of the Regional Crop Protection Center 3, Ms. Trojane V. Soberano. Good afternoon, Ma'am Trojane. Hello po, good afternoon po sa lahat. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po. So, i-discuss ko po yung mga initiatives ng pagmamanage namin dito sa Region 3 towards onion armyworm. So, Ma'am Jade, maipipresent po ba yung presentation? Kaya na lang. Kami na lang mag-present, ma'am, or gusto mo po kayo po? Okay lang po na kayo na lang din. Okay, ma'am. Thank you.
Ayan. So, ipapresent ko po yung initiative na nagawa namin to manage onion armyworm here in Central Luzon. Actually, yung buong Central Luzon po, from Aurora to Zambales, is nagpa-plant na po ng onion. So, currently, we have 12,000 hectares na po na na-plant ng onion dito ngayon. So, unang-una po, nagkakanda kami ng knowledge awareness campaign to educate the farmers, AEWs, on the proper identification, management ng onion armyworm. Kasi yung ibang mga farmers, alam nila na yung uod is onion armyworm, but then kapag yung egg, yung adult nila, hindi nila kilala. So mainam na yung buong life cycle ng onion armyworm is kilala nila for them to identify properly. So ito po, nagkakanda kami sa iba't ibang municipality ng onion growing area dito sa Nueva Ecija, together with the concerned LGU and farmers po na gusto pang matuto. Another activity po, so next slide please, na ginagawa namin is yung field monitoring. So as early as November last year, nagmo-monitor na kami sa iba't ibang lugar dito, particular sa probinsya ng Tarlac, sa Mangkada. So tumitingin kami ng mga simptomas o sinyales na kung saan meron ng haraba. So tinitingnan namin yung egg masses, yung iba nakapag-install ng sex pheromone lure, which is very important po in monitoring onion armyworm. Actually, yun yung dapat na unang inilalagay natin to monitor the population dun sa area. But then, it helped then kapag meron na talaga infestation sa field. So, bukod po sa field monitoring, of course, nagkakantak din kami ng field validation. Next slide, please. Na kung saan katong LGU dito sa mga reported onion armyworm area nila, na kung saan tinitingnan namin kung gaano na ba yung infestation ng onion armyworm doon sa lugar nila. So corticol kami sa LGU, so pumunta kami together with the technician doon sa lugar, and of course yung APCO na naka-assign sa concerned area para ma-validate yung area na infest ng onion armyworm. So this validation was made in December 2023. So during that month din, nagkaroon ng initiative din ang BPI, CPMD, na kung saan nag-install kami ng sex pheromone lure and nag-distribute ng biopesticides. So aside sa monitoring and validation, nag-distribute din kami ng mga BCA. Siyempre, during the validation, nakikita namin yung degree ng infestation. Once na nakita namin na medyo okay pa yung area at wala pang masyadong spraying na nagaganap, so nagdi-distribute kami ng mga biological control agents tulad ng earwig and trichogramma chelonis, na kung saan libre naman namin ibinibigay sa farmer. So aside from that, nag-distribute din kami ng trichoderma, na kung saan may mga areas din po kasi kami na kinakitaan ng anthracnose disease, so which is very effective in controlling or managing anthracnose disease. So another po, ito po yung nabanggit ko kanina, nagde-demonstrate po kami kung paano gamitin at install yung sex pheromone trap, na kung saan tinuturo namin yung proper installation, kung paano ba siya gamitin at kung paano ba siya gawin. Kasi most of the farmer ayaw nilang gamitin kasi ang sabi nila, nagtatawag pa ng mga insekto, which is hindi naman, kasi ang tinatrap nila o ang tinatawag yung term is yung mga male moth. Mm-hmm. Kung saan ang isang male moth, kapag natrap dun sa lure na isinet up natin, nakakapag-prevent siya ng 300 to 400 progenies. So imagine natin yung dami ng nawawala doon sa area kapag nakapag-set up tayo ng sex pheromone lure. So bukod doon, minomonitor din namin yung mga lure kasi most sa mga na-set up namin is hindi na napapalitan ng tubig. Tubig kasi is very important para maging effective yung lure na inilagay natin. Kasi kapag wala ng tubig, syempre hindi na siya makaka-catch ng mga male moth. So kami rin, nagpapalit na kami ng mga water kapag nakita naming tuyo na yung container, kami na yung mismong magpapalit. So as you can see naman, so ang dai pong nahuling mga moth, both
Exigua and Litura. So very effective talaga siya. Pero importante rin na mapalitan ang tubig as much as possible every day sana para kasi kapag nabulok yung mga male, mga moth na natrap dyan is babaho, yun nga sabi kanina ni Sir JP, may mga ibang insekto na pupunta dyan. But then kapag napapalitan naman natin ng maayos or ng tama at hindi umaabot sa mabahong amoy, so yan yung magiging effect. So magiging effective talaga yung sex pheromone trap. So next po. So importante po kasi na alam din ni farmer kung paano magpalit. Importante rin kasi na hindi na natutubigan o nababasa yung lure kasi nawawala yung effectivity. So ito po, nagbibigay din kami ng biopesticide, particular po yung Parker, na may claim po kasi na may herbicidal siya. So with the assistance din po ng BPI, nakapagbigay po kami sa ibang growing municipality dito sa Nueva Ecija ng Parker Neem o nung biopesticides na kung saan nagamit ng mga farmers. Very effective po ito during the yung eczema stage and yung early instar ng insekto. So kapag po nagbabalidate kami, nagkakaroon na rin kami ng discussion sa field para mas maipaliwanag kay farmer kung ano ang itsura ni larva, kung ano itsura ng egg mass, kung ano itsura ng uudtulog o yung pupa, and of course, ano ba itsura ng moth? Kasi mahalagang malaman nyo yun. Kasi ang farmer, once na may lumipad na doon, kalaban na, so hindi na nila na-consider yung mga natural enemies. Most of the farmer po kasi na-interview namin, everyday sila nag-spray, so day and night, so sobrang pagod, and that is why the main reason bakit nagkaroon na ng resistance si onion armyworm against chemical. So nahihirapan na tayong i-control sila. So bukod po doon, nagkakaroon din tayo ng demonstration ng NPB na kung saan specific po siya sa onion armyworm, wherein ito po yung nakikita naming solution to cut yung life cycle nila kasi target po talaga niya yung larva ng onion armyworm. Very effective po siya as DCA. So another po nun is nakikipag-link po kami sa mga ibang company like yung mga chemical company na kung saan kung pwede sila mag-demo ng mga potential na chemical na pwedeng magamit sa onion armyworm during this day. Kasi sobrang dami ng population nila. Habang umiinit, mas bumibilis yung kanilang reproduction na kung saan dumadami yung populasyon nila doon sa field. So with that po, yun po yung mga activities na ginagawa namin dito sa Region 3. And to add din po, ang HBC po namin dito sa RFO3 is nag-purchase din ng lure na kung saan magamit din namin sa, kung hindi man ngayon, the susunod na season. So with that po, thank you very much. Alright, so maraming salamat po, Ma'am Chaudrine, the OIC Chief of the Regional Crop Protection Center 3 for your presentation. So if may mga questions po kayo kay Ma'am Chaudrine, paki-write down na lang po sa chat box. At i-discuss niyo po yan mamaya during the open forum, right? So again, Ma'am, thank you. Thank you. So to proceed to the open discussion, to discuss the initiatives of the RCPC1 against onion armyworm, please help me welcome the Chief of the Regional Crop Protection Center 1, Ms. Marivic Bigonia from Santa Barbara, Pangasinan. Hello, Ma'am Marivic. Good afternoon po. Good afternoon po. Good afternoon. Good afternoon, Ma'am. Okay lang po ba yung sounds? Yes, Ma'am. Loud and clear po. Okay. Good afternoon po sa ating lahat. Bago po ang ating discussion tungkol po dito sa ibinigay pong topic ko, I just want to say thank you po sa ating Bureau of Plant Industry Crop Pest Management
Division for inviting us as one of the speakers na magbigay po ng mga information tungkol po sa Onion Army Worm at kung paano po ito nasusugpo. So, thank you very much po. Okay, so ang presentation po natin ngayon ay ito po yung Ilocos Region's collaborative efforts po for the management po ng Onion Army Worm in dito po sa Region 1. Pagpasensyahan na po yung voice ko kasi kagagaling lang din ho sa sa sakit. So, hoping na maliwanag po yung aking voice kasi ongoing pa po yung aking sipon. Sorry for that. Okay? Next po. Okay, kon ko lang po itong Onion Industry Situationer po sa Region 1. Ang Region 1 po is for this is 2020-2022 data. Ang Region 1 po ay nasa top 3 onion producer sa buong Pilipinas ho. And kung titingnan po natin dito sa ating data, this is PSA data po, ay meron po tayong total area harvested in 2022 na 4,558.76 hectares. And we have per capita consumption of 3.54 kilogram per year. And we have a total demand of 18,766.03 metric tons. And the sufficiency level is 214.21%. So, sabi ko po kanina, nasa top three producer po tayo sa Union po. Next. Ibibigay ko lang po yung aming summarized data on Union Pest dito po sa atin sa Region 1, but this is nagkasama na po kasi ang Onion Army Worm, Cutworm, Twister, Anthracnose, and Bulb Rot. And as of February 2024, meron po tayong kabuuan na 398.49 hectares na affected po ng ito pong mga nabanggit na mga peste po ng onion. Okay. And so far, as of February 2024, dalawang provinces po ang nakitaan po ng mga peste pong ito, particularly Onion Army Worm, sa Pangasinan and even sa Ilocos Sur po. And for Ilocos Norte, wala pa po kaming report na natatanggap. But for the province of La Union po, meron din po kaming katatanggap lang po ngayon and nakapag-plan na po yung grupo na i-check po namin agad-agaran po dito po sa isang munisipyo po sa La Union. So far as of February 2024, meron po tayong 398.49 na hectares po ng affected na mga nabanggit pong peste. Kasama na po ang Onion Army Worm sa report pong yan. Next. Ito po naman po yung mga ginawa po natin at still, yung pagkakataon pa rin pong ginagawa pa rin natin, hindi lang po sa pagsugpo po ng Onion Army Worm, kundi sa ibang peste pa po ng ating mga commodities in Region 1. Actually, previous years po kasi, nagpropose po kami doon sa FOD, sa Field Operations Division, sa HIVE, sa SBCDP po natin, ng mga assistance from FOD, SBCDP, para po sa pest management program po sa Region 1, particularly sa mga high-value crops po natin. At ang isa, napaka-supportive po ang ating FOD, SBCDP, kasi nagbibigay po sila ng suporta, particularly isa po ito, training. Meron pong capacity building na ginagawa po natin. Noong 2000,
noong 2023 po, starting October 18, 2023, hanggang November 10, 2023, ay meron po tayong nagawang 6 batches po ng training on prevention, avoidance, monitoring, and suppression, o tinatawag po nating PAMS, strategies of major pests of high value crops in Region 1, wherein dito po ay isa sa mga number, ang number one po natin tinalakay po dito ay ito po Union Army Worm. Union Army Worm po ang number one po natin tinalakay dito, na ang ating mga participants po dito ay ang mga municipal city, municipal agriculture, city, municipal high value coordinators po. Lahat po ng provinces po dito sa Region 1. So, one participant per municipality, including the high value coordinators po sa mga provinces. And for that 6 batches po ng PAMS training, nakapagtala po tayo ng around 160 participants. Dito po, tinalakay po yung biology, ecology, and the PAMS strategies for Union Army Worm. And yung mga nabigyan po natin ng information dito ay ang mga municipal or city high-value coordinators po natin. So, ang objective po natin dito ay mai-spread po yung information tungkol po sa Union Army Worm sa ating mga high-value coordinators sa munisipyo at sa city. And eventually, mai-spread din po yung information sa ating mga farmers. Next, please. Aside po doon sa mga trainings, sa mga municipal or city high-value coordinators po natin, may mga nag-i-invite din mga munisipyo po, particularly mga union growing municipalities po na nagpapa-assist po during training ng kanilang mga farmers na nagtatanim po ng mga union. So, actually, there are times na kasama din po ang Bureau of Plant Industry Crop Pest Management Division. Okay? And isa pa po nating ginagawa, yung pag-prepare at pag-release po ng pest advisory on Union Army Worm in Region 1. Actually, nag-release po kami nito to all provincial LGUs po ng Region 1, dated December 1, 2023. This is, kung maalala nyo, Doc Pitt, nung tayo po ay nasa, I think Tagaytay last November for a workshop, ay siyempre nandun po yung lahat ng Regional Crop Protection Center chiefs and technical representatives po ng bawat regions, at doon po nakakapag-share po bawat isa, at doon po ay na-share po sa atin ng DARCPC Region 2. Region 2 na meron na po silang incidents po ng Union Army Worm sa kanilang mga municipalities, particularly in Aritao, and Nueva Vizcaya. Meron pong mga ganoong insidente na nabanggit po ang HEPI po ng Regional Crop Protection Center po ng Region 2. And pag-uwi po natin sa ating opisina, nag-prepare na po tayo ng ating pest advisory with regards doon sa nabanggit po ng Region 2 RCPC Chief. Okay? So, yun po ay nilagdaan po ng ating Regional Executive Director to all the provincial governors of Region 1. So, bago pa po magkaroon ng report ng Union Army Worm sa Region 1, meron na po tayong mga information dissemination and even pest advisories na binigay po, na nilaan po natin sa ating mga partner agencies po as paunang mga information tungkol po sa Union Army Worm. Please.
And of course, kagaya din po yung nabanggit ni Ma'am True Jane kanina doon sa mga activities po na kinoconduct po ng Region 3 with regards to Union Army Worm. Meron po tayong mga surveillance, monitoring, validation, and management operations po na kinoconduct po sa atin pong region. And this is in partnership din po sa ating provincial local government units and municipal local government units po through the provincial agriculture office and the municipal agriculture offices po. And may mga times din po nakasama po ang ating mga staff from mga technical staff from Bureau of Plant Industry Crop Pest Management Division for this undertaking. And also the onion growers, kasama po dito sa monitoring po natin, our farmers, concerned farmers. May mga pagkakataon din po na mayroon po yung nilalagay din po mga pheromone lures for monitoring purposes and even control na rin po. Okay? Sa onion armyworm management interventions in Region 1, this is collaborative effort din po among other divisions po ng DARFO1 and of course for ILDR-CPC where we are mass producing biological control agents po for onion armyworm, particularly yung NPV, we have yung NPV po, nucleopolyhedrovirus. Meron po tayong hindi naman po kalakihan na production din po natin ng NPV. Meron din po tayong metarhizium kasi ginagamit din po namin actually ang metarhizium anisoplay and even Buberia bassiana. These are fungal pathogens. And meron din po tayong production ng earwig. Yung kwan po natin, species po natin dito is Euphorelia annulata. At ang high value po natin, ang regional high value coordinator po, ay naglaan din po ng support for the pheromone lure, particularly sa Spodoptera exigua and even botanical pesticides. Yung Azadirachtin po, yung sa nabanggit po ni Ma'am Trudin kanina, yung sa NIM. So yun lang po yung mga activities, mga interventions or collaborating efforts ng Region 1 for the Union Armyworm Management. And kasali po sa ating mga agencies, partner agencies, of course, ang DARFO1, yung ILD po natin at CPC, ang FOD High Value Program, Regulatory Division, and also the Admin and Finance Division na nandyan po ang ating RAFIS na sila po yung tulong po din po natin sa pagdi-disseminate ng information. At of course, number one partner din po natin, ang Bureau of Plant Industry Crop Pest Management Division, DARFO2, RCPC Region, ILDR-CPC2, nagbigay po ng agarang information para sa ating pest advisory in Region 1. And of course, ang ating partners sa local, provincial local government units and municipal local government units, ang ating, parang hindi ko naipon dito pero hindi nag-save yung National Crop Protection Center. I'm sorry, hindi na-save yung huli naming kon dito. The National Crop Protection Center, of course. And of course, andyan po ang ating onion growers and farmers na kasama palagi po natin sa pag-monitor, pag-control po ng onion armyworm in Region 1. So, yun po ang collaborative efforts po sa Region 1 tungkol po sa pagsupo po ng Union Army Worm. Diyos ti Agnina Apo.
Maraming salamat po, Ma'am Mavic, the Chief of the Regional Crop Protection Center 1, for your presentation. Ayan, so before po tayo mag-proceed sa ating open forum, nice lang namin batiin ng ating mga viewers from LSPU Sinloan Campus Laguna. Hello po sa inyo lahat dyan. We also have viewers watching from Hindang, Leyte, from Quezon Province, from Tayabas City, and also from DARFO8 from Tacloban City. Hello po sa inyo lahat dyan. Good afternoon. We also have viewers from Central Mindanao University, from Atalam, North Cotabato, from PIS SDO Tapat, and then we also have viewers from Davao de Oro and General Santos City. Hello po sa inyong lahat dyan. And then we also have viewers from LGU San Jacinto, Pangasinan, from Sorsogon State University, Castilla Campus. Hello po. And then we also have viewers from Lanao Central College ng Marawi City, from Zamboanga City, and then from Las Navas, Northern Samar. Hello po sa inyong lahat dyan. And then viewers also from Bataan Peninsula State University, Abucay Campus, and from Caraga State University. Hello po sa inyong lahat dyan. So now the floor is open for the question and answer portion. So if you have questions po para sa ating mga chiefs, please comment down para malista na po ng ating mga moderators. But we already have some initial questions to Ma'am Trojane and Ma'am Mavic. So this is from Jenny Ann Escalona to Ma'am Trojane. If ever po open ba ang RCPC3 for project collaboration and pesticide po ang counterpart? Hello po, Ma'am Trojane. Are you still there? So while waiting po kay Ma'am Trojane, the attendance link po is already in the comment section. So again, reminders lamang po sa ating mga viewers and participants to please don't forget to fill out the attendance sheet and the evaluation forms na nakapid na po sa comment section sa Facebook and andito naman po sa chat box sa mga naka-join po sa Microsoft Teams para po sa inyong mga e-certificates. So fill out properly, especially po sa paglagay ng inyong mga emails kung saan po namin isi-send ang inyong mga e-certificates, alright? And also, please don't forget to like and follow our Facebook page, the Bureau of Plant Industry Crop Pest Management Division, for more information about pest and disease management. Kasi kami po ay nagbibigay ng mga pest trivia and pest awareness materials for the information for the public. Okay, so, and then the best si Ma'am Trojane. Hello po. Sorry, nawala ako eh. Nawala yung internet. Okay lang, ma'am. Bali, ma'am, may question pa tayo dito from Jenny Ann Escalona. If ever po ba open ang RCPC for project collaboration and pesticide po ang counterpart? Yes, opo. We are open po sa mga ganong collaborations, especially sa ikabubuti naman ng ating mga magsasaka. Para po mas marae tayo magamit sa mga ganitong klaseng problema. Okay, ma'am. And then another question po from Gerald Ramos. Saan po pwede makabili ng NPV from Nueva Ecija po, si sir? Actually, hindi po namin sila pinagbebenta. Binibigay lang din po namin ng libre sa farmers. Pero may request lang po sana kami na once nagpunta rito, kung po pwede magdala na rin sila ng harabas, yung larvae, para naman makapag-infect kami kasi medyo nahihirapan kami sa collection or rearing ng insekto, lalo't napakadain naming binabalidate. So, yun lang po yung request namin na magdala ng uod para mapalitan naman yung ilalabas naming NPV at kami na yung bahala mag-infect. Actually po, humahanap din kami ng ibang mga farmers na napapayag na magkaroon kami ng demonstration ng NPV and tinuturuan namin sila kung paano gamitin and collection as well at kung paano pa iikutin o pararamihin yung NPV sa field.
Okay, ma'am, thank you po. And then I think last question for the Region 3 is itatagalog ko na po kasi English yung ano niya. Sa mga data na pinakita po about infestation rates ng Region 3, ano po ba yung specific figures or indicators na yung intervention was successful? Cases ng mga reported number ng mga reported cases, isa sa mga indicators namin yun. And siyempre, infestation, yung severity ng infestation niya, at yung mga pumupunta dito na nag-a-ask ng assistance. So isa yun sa mga basis namin sa na hinahawakan namin na kung saan meron kami infestation data. Specifically, yung mga figure na isinasubmit ng mga munisipyo na kung saan sila nabibilang. At yun mga success indicators na kung saan successful yung ginagawa namin intervention, syempre, nalilimit na yung pagre-report o yung mga dumadating dito na nag-a-ask ng validation or monitoring. And of course, yung kukunti na or umuunti din yung mga infestation within the area. So yun yung mga tinitingnan namin indicators na kung saan nakikita namin na successful yung mga interventions na binibigay namin sa kanila. Interventions and management, syempre. Thank you, Ma'am Trojine. Thank you. So, siguro bigyan din natin ng floor si Ma'am Mavic to explain, Ma'am, kung paano ba ang mga taga-Ilocos mag-ask ng mga BCAs po sa RCPC1. Ma'am, nakamute po kayo, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon. Miss Jade, yung tanong ay paano? Yun ba yun? Paano maka-avail? Yes, ma'am. Yes. Ng biological control agents? Yes po, ma'am. Actually, halos pare-parehas din naman yung flow ng pag-request po ng biological control agents po natin. Narinig ko po kanina si Ma'am Trojine, free sa kanila, free din po sa amin. Ang maganda po niyan ay maaari din po kayong mag-request through, pwede rin po yung through letter po sa ating management, top management. Maganda din po yun kasi file din po namin yun, document din po namin yun na may mga nangangailangan po ng biocon. So kinikip po namin yung mga request letter po ninyo. Ipadala lang po sa amin. So yun po. May mga instances din po na may mga nag-revisit din po sa amin, parang walk-in. Meron din pong mga ganoon, pero mas maganda ho kung may mga request letter din po tayo. Thank you. Okay, ma'am. So may question din pa dito. How effective this entomophotogenic fungi, Bovaria bacchana, Metarhizium anisopiae for the control of onion armyworm? Actually, kung data ang pag-usapan nila, kung dala ditong data po, but on the observations po natin sa field, lalong-lalo na po kung ito po ay na nagamit po sa tama, ay maganda po yung epekto po ng ating mga entomopathogenic fungus against onion armyworm po. Yun nga lang ho, timing dapat po itong paglalagay po natin, lalong-lalo na kung ang mga onion armyworm pa po natin ay nasa labas pa po ng ating mga dahon. Kasi once, kasi contact by nature po itong mga meta po natin, contact po ito, so dapat tamaan po natin yung katawan po ng ating onion armyworm. Mahirap na po siyang matamaan, of course, ng ating i-spraying Metarhizium kung ang ating onion armyworm ay nasa loob na po ng dahon. So timing lang po yan. At saka yung palagi po namin sinasabi sa ating mga farmers, it should be done late afternoon. Dapat tamaan po yung ating target na organismo, which is the onion armyworm. Okay, Ma'am Mavic, thank you po for answering the question. And Ma'am Trojine, may isang question pa po na pinapahabol. Yes po. Ma'am, yung dosage daw po na nirecommend na gamit sa paggamit ng neem oil,
at yung timing po ng pag-spray. So baka pwede niyo po ma-share? Pardon po, pasensya na, medyo mahina ata yung connection ko. Bali yung dosage daw po ma'am na ni-recommend niyo po na gamit ng neem oil. And then yung timing po ng pag-spray, ma'am. Actually po, yung sa Parker Neem, kapag po egg masses, yung kocontrolin natin, 100 ml per 16 napsack sprayer can do. Pero habang nagkakaroon na po siya ng mga larva, like first instar, so nagiging 210 na. Then kapag medyo malaki na rin yung uod, mabot na ng 360. This is based on the demonstration made last 2016. So, mas magandang gamitin namin si Parker Neem during the early symptoms ng onion armyworm sa field. Yeah, kapag nakikita na natin yung mga adult moth, so paniguradong may makikita na tayong mga egg masses diyan. So, better to use biopesticides na. So, thank you po. So thank you, ma'am. So, bali po sa mga initiatives na ginagawa ng RCPC, may question pa dito from Sir Ring Magdato. Ano po ba yung best application method to control onion armyworm based po sa RCPC3? And then, mai-share niyo din po ba for public yung protocol and sa prevention and control ng onion armyworm? Yes. Base sa mga recommendations na ginagawa namin and research na or demonstration na ginawa namin last 2016. So, unang-una sana mag-install ng sex pheromone trap to monitor yung pagdating ng OAW. Then, once na meron na tayong na-collect sa trap natin. So, yun, mag-field release na tayo ng mga different PCA like yung earwig para sa mga egg masses. Same with Trichogramma chelonis na kung saan sila din yung parasitoids ng mga egg masses. Yung mga earwig kasi can feed on the yung early instar ng larva, so it helps then. So once na hindi naging okay yon, recommendation namin sana yung paggamit ng lason, but not the mataas na uri ng lason na. So we will use the lason na kung saan kapag napatay yon, pag nawala yung mga uod na sa field, so balik ulit tayo sa BCA. So i-maintain sana natin as much as possible ang BCA. So we are suggesting sa mga farmer not to spray frequently kasi nakakasira sila yung sa ecosystem ng ating sibuyasan na kung saan yung mga beneficial pest sana na makakatulong, beneficial insects sana na makakatulong sa atin to prevent yung onion armyworm is nawawala. So, as much as possible, sana wag muna mag-spray. Kasi ang farmers po, base sa mga interviews namin, meron silang spraying calendar na kung saan pag may nakita silang lumilipad, yun na yung simula ng kanilang spraying. Minsan, 3 days lang spray ulit sila. Then kapag may mga uod na, yun na, nag-start na sa everyday spraying, cocktailing. So, pinaprevent sana namin na mag-spray or gumamit sila ng mga lason na magsasama-sama para mas magaan para sa kanila yung pag-spray ng iba't ibang klase. So, it will cause kasi ng development ng resistance sa katawan ng harabas na kung saan mas nahihirapan tayong makontrol na sila. Kaya dumadating tayo sa punto na kahit anong lason na i-apply natin, actually po isa sa mga naging observation namin yung paggamit ng mga chemical na kung saan hindi FDA register. So iibasan po natin yung kasi nakakasira yun ng kapaligiran as well as sa health natin, na apektuhan po tayo. Okay, ma'am. Thank you, Ma'am Tro, for answering the question. So, bali, I think we will cater one last question for both the RCPC chiefs para makapag-proceed po tayo sa ating next speaker. This is for the two chiefs. Possible din po ba na makahingi daw po sila ng onion armyworm for rearing and experiment for a bioassay sa laboratory? Mama Mavic?
Hello, good afternoon po. Hello, good afternoon, Ma'am Jade. Yes, ma'am. Good afternoon. Yes, ma'am. Opo. So ang tanong ay pwede ba silang maka-request ng yes, Union ma'am. Army as in Union Army Worm? Yes, ma'am, kasi for rearing and experiment siguro sa thesis or anong research and development siguro na mga projects, ma'am. If you have, ma'am. Pwede rin, kaya lang kailangan po ng tawag dito ng masusing pag-iingat. Apo. Masusing pag-iingat sa pagdadala ng mga pesting ganito ho. Kasi lalong-lalo na kung ang pagdadalhan ho ay wala pa po doon sa area, kung magkaroon man ng insidente na ito po ay tawag dito, makawala, ay posible hong makapag-cause po tayo ng initial incidents doon sa area, parang nadala ba. So, kailangan lang ng kunting pag-iingat po kung magdadala po tayo ng mga ito sa mga lugar po na wala pa po. So, thank you, ma'am Mavic, for answering the question. Baka may madagdag po si Ma'am Trojane. Yes po, I agree with Ma'am Mavic. So, yung ganito po kasing klase ng thesis, napakahirap ilabas, lalo't hindi naman pa-knowledgeable yung hahawak. So, napakahalaga po talaga ng handling. Kasi once po na ito, hindi naalagaan na kung saan nakawala siya sa field at merong alternative host. Yun nga, sabi ni Ma'am Mavic, wala pang peste na tulad nito dun sa pagdadalhan. So, it will cause talaga problem. So, as much as possible po sana, kung mabibigyan, makakapagbigay man kami ng sample ng Onion Army Worm, yung masusing pag-iingat sa paghawak po nito. Kasi, mahirap po na magbigay tayo tapos mapapawalan sa isang lugar na hindi po intentional, it will cause a problem. Alright, so thank you po, Ma'am Trojane and Ma'am Mavic for answering the questions. So that ends the open forum for the initiatives against onion armyworm in the regional crop protection centers. So now let's proceed to the awarding thank of you certificates. Po. Thank you po. So reading the citation, Department of Agriculture Bureau of Plant Industry Certificate of Appreciation is proudly given to Ma'am Trojane V. Soberano in grateful acknowledgement and sincere appreciation for having served as tactical resource speaker during the conduct of webinar series Let's Talk About Onion Armyworm on February 27, 2024 Biomatics of Teams and Facebook and YouTube live stream. Given this 27th day of February 2024. Signed, Gerald Glenn F. Panganiban, BPI Director. Excuse me, nawala daw po ako. Hello? Okay, I'm sorry, nawala daw po ako. Sensya na po. So again, reading the citation, Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, Certificate of Appreciation is proudly given to Ma'am Trojane V. Soberano in grateful acknowledgement and sincere appreciation for having served as technical resource speaker during the conduct of webinar series Let's Talk About Onion Armyworm on February 27, 2024 via Microsoft Teams and Facebook and YouTube live streaming. Given this 27th day of February 2024, signed Gerald Glenn F. Panganiban, BPI Director. Thank you, Ma'am Trojane. Thank you po. And then another certificate of appreciation is proudly given to Ma'am Marivic G. Bigon. Ma'am Marivic, thank you very much. All right. Thank you, Paul. Thank you very much. Thank you, ma'am.
So time check, it's 4:01 p.m. And we will proceed na to the last topic for today. Next. He graduated at the Isabela State University with a degree, Bachelor of Science in Chemistry. He received a recognition award from the Pesticide Residue Analysis of Endosulfan, MV Princess of the Stars case, Sibuyan Island, Romblon, and a Group Recognition Award on the Pesticide Residue Analysis of Okra Industry, resulting to the lifting of 100% inspection to the Japan. He was a Field GAP Secretariat, a Food Safety Auditor, and a Laboratory Analyst, and currently the Assistant Division Chief of the Plant Product Safety Services Division, Bureau of Plant Industries Central Office, Manila, to discuss the requirement for FCA, or Group Application for Field GAP Certification. Please help me welcome our last speaker for today, Mr. Sam L. Fontanilla. Sir Sam, good afternoon. Good afternoon po. Narinig po sa akin? Yes po, sir. Loud and clear po. Okay. So napansin ko lang, maghapon na, no? Parang as I'm checking, kumonti yung audience natin. Kanina 500 plus, ngayon 400 plus na lang. But anyway, let me share my, actually itong isi-share ko is the video, and then every time ipopost ko so that I can explain my topic, okay? Nakikita na natin? Yes po, sir. Go ahead po. Okay. So, ipi-play ko lang to, ano? How to play this? So, ayan, nagpi-play siya, ano? Wala pa kasing ano to, itong audio. So, ito nakalagay, scan to enjoy a live view link of the presentation. So, ito ay underdeveloped. So, lalapatan pa namin ng sound. So, ang objective nito, una, para maintindihan natin kung ano yung importance ng food safety, and then ano mga key challenges na to ensure food safety in the Philippines, and we explore also, we have to explore the regulations and initiatives. So ano yung food safety? According to Food Safety Act, ito yung assured ka na yung kinakain natin ay prepared ng maayos according to its intended use. So anong importance ng food safety? So importante sa human diet and a good source of fiber, vitamins, and minerals. Pero pag ito ay contaminated with ibang agrochemicals and natural toxins, so delikado yon. So sa importance ng food safety, we detect chemicals and microorganisms. So it yon. Magkakaroon siya ng negative impact. So ano yung importance ng food safety? Ito nakikita natin sa video. What is the key to prevent foodborne diseases? So through regulations and through good agricultural practices. Okay? Una, yung objective nga, to understand. Ayan. So, yan yung mga challenges natin. Inappropriate use of agrochemicals. Mention to parate. Oh, no. Naulit ko lang, ano, sorry. So, nabanggit ko kanina, through good agricultural practices, we can prevent these foodborne diseases na pwedeng mangyari sa ating kinakain. So, ang objective niya, importance of food safety, yan yung mga key challenges. Okay? Then, inappropriate use of agrochemicals, prating binabanggit ito kanina, kung mali yung inyong ginagamit na pesticide sa pagkontrol ng insekto para sa onion, it should be registered, of course, from the Fertilizer and Pesticide Authority, yung ating mga ginagamit. Okay?
Use of untreated or partially treated wastewater. Anyway, ang onion naman, hindi naman yan hinuhugasan bago ilagay sa sako or ilalagay sa packaging material. So, it doesn't need. Pero dapat yung wastewater na yan, if ever a farmer, nagre-recycle, dapat sinecheck natin dito sa PhilGAP certification. Use of sewage or animal manure on crops. Dito sa PhilGAP certification, we allow use of organic fertilizers, yung mga animal manure, but be sure na ito ay treated, labilad na to. So ibig sabihin, pag yung isang animal manure ay mabaho pa or may foul odor pa, hindi pa siya totally dried. It means meron pang mga microbiological contaminations yung animal manure na to. So ito din, yung ibang farmer kasi walang mga infrastructure, especially sa mga post-harvest facilities. So karamihan naman ng mga co-op, good afternoon pala sa Kayapa, sa LGU. So may mga cooperatives tayong PhilGAP certified, especially mga onion growers sa Isabela, sa Nueva Ecija, sa Region 1. So marami tayong certified na cooperative dyan. Insufficient food inspection. Dito sa PhilGAP certification kasi chine-check natin usually paano nila pinapak, paano yung pagtatanim nila. So sa ngayon, ang dami nating problems sa yun nga, yung onion armyworm. So kailangan dapat from production pa lang tinitingnan na ng PhilGAP kung paano yung pagtatanim ng tama ng mga farmer. Ang PhilGAP certification po kasi, alam natin na mas magaling yung mga onion growers natin or any farmer ng any other crops. Kaya lang ang PhilGAP certification, chine-check natin yung tama. Kumbaga nagdadagdag lang tayo yung tamang practices doon sa pagtatanim ng any agricultural produce po natin. Poor hygiene. So dito kasi, dito rin nagsisimula eh. Halimbawa, yung isang farmer, example ko na lang sa Nueva Ecija, kung yung isang farmer ng onion ay may sakit yung kanyang taniman, nagpunta siya doon sa kabilang barangay na may tanim din ng onion, so more or less baka nadala niya yung mga microbiological contamination na nandun sa kabilang farm. So kailangan din ng dito sa mga farm workers po natin na dapat malinis sila. So ano ang dapat nating gawin? Producers at versus authorities. Ano ang dapat nating gawin? Okay? To keep, control, use, practice, and prevent. And then nasa baba yung producers. So alam na natin dapat ang mga yan. Okay? Una, water that is fit for use. So ina-assess natin yung quality ng water dun sa farm. Kung pinandidilig ba to, paano nila ina-apply using the fertilizer. Di ba yung ibang farmers or onion growers ay they use or they practice fertigation. So, sabihin nito, yung fertilizer is sinahalo nila sa tubig na ginagamit nila. So, come what may, kung madumi yung ating tubig na ginagamit, kinontaminate mo na the farm itself. Okay? So, prevent. So, ang ibig sabihin ng prevent, microbial contaminations from soil amendments. So po pwede rin yung mga contaminants ay manggagaling sa composting material natin, sa organic fertilizer natin, and then yung mga fecal waste doon sa farm. So that's why, halimbawa sa onion farm, pag nag-inspect kami na may mga nakita kaming animals, that will cause or that will bring contamination doon sa farm. So dito din, avoid contact of soil manure with edible parts of fruits. So napapansin natin, pag nag-inspect po kami, hindi dapat yung mga onion na na-harvest ay ilalagay lang doon sa gilid or the farm itself. Na wala man lang protection yung ating
harvested onion. So dapat may mga lagayan yan. Halimbawa, tarpaulin, yung mga plastic or mga crates. So hindi siya dapat naka-adhere sa soil or sa manure. Kasi alam naman natin ng soil ay maraming microbial contaminations present dyan sa kalupaan na yan. So keep. So nakalagay dyan, fruits and vegetables farms free from intrusion by animals. So yun, hindi naman natin sinasabing bawal ito sa lahat ng crop production areas. Ano? Halimbawa, ang onion normally hindi mo naman pasusugaan niya ng animal, kundi kinain niya lahat yan. Ano? Pero exemption yan, halimbawa ang production mo is mango, fruit naman yan na mataas. So hindi mo kailangang pagbawalan mga animals yan. But ang condition dyan, not during the harvest time. So dapat pag nag-harvest ka ng mangga, walang mga animals dyan. Kasi yun nga, nakalagay doon sa una is prevention ng contamination from soil adherence or animal manure adherence doon sa ating crop. Then control. Dito tayo. Plant pests and diseases, control natin. So nasabi kanina ni Sir Jipin at saka ni Doc Peter, use chemical pesticides pag hindi na kaya ng mga biological control na ibinibigay ng CPMD at ng RCPC. So pag hindi mo na kaya, kailangan gumamit ka na ng insecticide, kung ano man yan na insecticide na registered of course sa FPA. Okay? Or practice IPM. So nakita naman natin kanina dun sa unang lecture, maraming paraan ng pag-practice ng IPM. Okay? Integrated management approaches. Then use. Dito sa Field Gap Certification, hindi lang yung produkto ang tinitingnan natin. Maayos dapat, malinis dapat yung mga equipment na ginagamit natin. Okay? Pati yung transporting facilities, lahat sinecheck po ng Field Gap Certification po yan. And then practice good personal hygiene. Yung mga worker natin, hindi porket farmer ka na sinasabi na marumi yung mga kamay, during harvesting dapat malinis ang ating mga kamay. So make, apat yan ulit, ano? Facilitate, adapt, and enforce. Knowledge available to producers to follow them, comply with food safety management, which is ito nga yung GAP. So facilitate, small-scale sustainable production of fruits and vegetables. Ito yung under authorities po, ano? And then adapt. Adapt legislation and promote implementation of codex alimentary practices. Ito yung sa paggamit ng pesticide. Kasi ang mga onion natin na ginagamitan ng pesticide, meron po tayong certain pesticide, insecticide na registered sa FPA na karapat dapat lang para sa onion. Kasi some farmers, yung isang cooperative sa Nueva Ecija, which is isinama namin sa registration or certification ng Asia GAP, which is ang Asia GAP is through Japan, sinasabi namin sa kanila na tama dapat ang paggamit ng pesticides. Kasi kung na-detect ng ating laboratory from the Bureau of Plant Industry na lumampas siya dun sa standard, ito nga yung basis natin, yung codex, hindi ito tatanggapin ng exporting country. So halimbawa kagaya ng Japan. And soon, we are praying na yung isang co-op dyan ay makakapag-export soon, very soon sa Japan ng ating onion. Enforce, of course, yung regulations natin in undertake routine farm inspection. So dito sa regulation, naalala ko lang, ang pinaka-paradigm or pinaka-bili ng ating Department of Agriculture ngayon, dito sa regulatory body or regulatory authorities ng ating Department of Agriculture, hindi lang tayo nagre-regulate na pinapahirapan natin yung mga cooperative. But ibig sabihin nun, ang bilin ni Secretary is we have to practice developmental
regulation. Ibig sabihin po noon, development of regulation, nagre-regulate tayo at the same time, tinutulungan natin sila para paano ma-comply yung ating rene-regulate. So, tulungan po ito, hindi yung tayo lang yung nagpapahirap na sinasabi nila, itong field of certification, ang hirap gawin yan. Pero actually, madali lang. Nandito tayo para tulungan ang mga cooperative, mga individual farmers para makapag-field gap certification. Okay? So yan, yung four gap modules, isi-simplify ko na lang to. So food safety. Pasensya na sa video, ha. So produce quality. So food safety, produce quality. Produce quality, tinitingnan natin yung hygiene. Nakakapag-produce tayo ng dekalidad na sibuyas. Environmental management, tinitingnan natin yung paggamit ng pesticide. Na yung paggamit mo ng pesticides at ng ibang biological control ay hindi nasisira ang environment. Of course, tinitingnan natin yung health, worker safety, and welfare. So chine-check natin pag gumagamit mo yung mga farmer ng tamang PPEs during the production. So ito yung isang topic kanina, field gap certification process. So ayan yung mga requirements, application form meron kaming binibigay through regional field office ng DA. So we conduct farm inspection, nagkakaroon ng entrance meeting, field inspection, exit meeting. So ito naman yung field gap certification process. So ang RFO nagre-receive, bibigay sa amin, and then we conduct the inspection. Then sinasubmit sa PhilGAP CC. Ang PhilGAP CC i-evaluate. The PhilGAP CC will recommend to the director kung okay na yung certificate nila or karapat-dapat ba silang ma-certify as PhilGAP. So ito yung Plant Product Safety Services Division. Okay. We have also four satellites na yung isang question kanina, yung collaboration. Pag pesticide residue po or pesticide, may region 1 kami na covered ng Baguio. Yan, Cebu, CDO, Davao. Ito yung SPALS po natin. So we also conduct market monitoring collection of samples. So tinicheck namin ang contaminations, indiscriminate use of pesticide, and then nagkakaroon kami ng database. Ito rin yung ginagawa ng field gap certification, promotion, distribution ng promotional farm materials. Yan. And then inspection and certification. Yung durian, we export it now to China. So they practice field gap. And then yung mga market linkages through caravan, lahat-lahat po, kagaya ng ginagawa ng CPMD ngayon. So we conduct caravan. And then showcase ng mga products po natin. Okay, and some other activities na ginagawa ng Plant Product Safety Services Division. We have also institutional buyers. So like Jollibee, etc. at mga ibang fast food chains po natin. So yun po. So yung requirement po ng FCA ng mga para okay. Stop share ko na ba? Yes po, sir. Okay. So, yung requirement ng FCA, halimbawa, association ka. Dapat registered ka as official group ng farmer dyan sa area nyo. Halimbawa, sa Nueva Ecija. So, dapat registered kayo. So, isang paraan ng pagre-register, lahat ng member mo dapat registered sa RSPSA. Program ng DA. And then, of course, kung cooperative ka, meron kang registration sa Cooperative Development Authority sa inyong munisipyo. And then, sa city. And then, sa PhilGAP po kasi, ibig sabihin ng cooperative or association, isang galawan lang yun eh. So, we look on the submission of the internal control system. Parang quality management system na to na ibig sabihin ay lahat ng galaw ng members ng isang association ay pare-pareho. For example, yung pinakamadaling bibigay ko, pag sinabi ng association na ito lang ang gamitin nyo sa onion, ito lang ang dapat nyong gamitin. Ito lang yung practice nyo.
kung yung mga practices kasi ng mga ibang PhilGAP certified, yung mga members na nagde-deviate doon sa usapan nila, parang ine-exclude nila sa membership. So ibig sabihin noon, yung internal control system na yan, it manages the whole system doon sa cooperative or association para maiwasan natin lahat ng magiging problema. Okay? So yun lang po ang aking simple presentation. I hope marami pa naman tayo. I hope marami magiging katanungan at we are ready to answer those questions. Thank you. Okay, so thank you po, Sir Sam, for your presentation. So before po tayo mag-proceed sa ating open forum, again, a reminder lamang po sa ating mga viewers and participants to please don't forget to fill out the attendance sheet and evaluation forms po na nakapinned na sa comment section sa Facebook at dito naman po sa chat box sa Microsoft Teams para po sa inyong mga e-certificates. And also, please fill out properly, especially po sa paglagay ng inyong mga emails kung saan po namin isi-send ang inyong mga e-certificates as well as yung mga presentations po ng ating mga speakers. And of course, please don't forget to like and follow our Facebook page, the Bureau of Plant Industry Crop Pest Management Division, for more information about pest and disease management. So now the floor is open for the question and answer portion. So if you have questions po for Sir Sam regarding PhilGAP, so especially sa mga kasamahan po natin na members ng FCA or mga farmers cooperative na gusto po mag-apply for PhilGAP certification, you may address your questions na po. So Sir Sam, we have an initial questions na pala na list. So okay. Good afternoon po, sir. May consideration po ba if ever na hindi agad ma-meet ng mga cooperatives ang mga requirements? Actually, di ba yun sa isang process, ang tutulong sa inyo is the regional field offices ng DA, yung regulatory division. So parang kasama namin sa pagtrabaho nito, sa certification, first ia-assess nila pag cooperative kayo. All those na nabanggit ko ng mga requirements, they will help you or we will help you para ma-obtain nyo yung mga requirements na yun. Ganun po yung gagawin po natin. And then, hindi naman kayo i-endorse ng regional field office ng DA pag hindi somewhat complete yung mga requirements po na binabanggit ko po. Okay, thank you, Sir Sam, for answering. So another question from Bernard Panabang. Meron po ba tayong Philippine National Standards for sibuyas? Actually, meron po tayo. Meron po tayo. It was published and developed by the Bureau of Agriculture and Fisheries Products Standards, BAFS na ngayon. Titingnan nyo lang sa website ng BAFS. Meron po tayo. Or sa... i-type nyo lang ang PNS on onion. Makikita nyo po yan. And another question po from Conrado Vidazwa. Kindly discuss po further yung Codex Alimentarius. How is the Philippines be competitive on this? Okay. Ang Philippines kasi, on some products, we have the national standard. Ang nagde-develop niyan is in collaboration with Fertilizer and Pesticide Authority, kasi pesticide nga pinag-uusapan, together with the Bureau of Agriculture Fisheries Standards. So, on some other crops, meron tayong local MRL. Yun yung ibig sabihin ng Codex Alimentarius. Pag wala tayong national MRL, maximum residue limit ng pesticide residue, halimbawa sa onion, ang pagbabasihan natin is the Codex. Iyon yung sinusunod po sa buong mundo, sa FAO, Food and Agriculture Organization, or with the World Health Organization. Pag wala na tayong MRL on that particular pesticide, on that particular crop, ang pinagbabasehan na natin na standard is the Codex Alimentarius. Yun po yung ibig sabihin po nun, sir. Thank you, Sir Sam. So any other questions po for Sir Sam regarding PhilGAP certification? Meron pa po ba?
The time check, it's 4:26 p.m. And in addition, Ma'am Jade, no, isang activity po namin ngayon is umiikot kami, yung mga staff po namin, and in collaboration with our satellite offices, they conduct training on FCAs, on how to develop and how to create FCAs. So meron kaming in-invite na one of the successful cooperative in the Philippines, yung Kalasag nga, na-mention ko na, from Nueva Ecija. Itong Kalasag, they produce white onion and red onion, which in that case, yung white onion nila, kinukuha yan ng Jollibee. So very successful yung cooperative na yan. So whenever we have trainings on FCAs nationwide, we invite them as resource person para makita or ma-encourage yung mga associations to come up with official cooperative at that. Yun po yun. Isang activity po namin ngayon. Thank you po, Sir Sam. So another follow-up question from Sir Conrado. How competitive we are on this codex as we export some crops to Japan? Actually po, when we sinasabing ano to, a competitive tayo, kaya nga po, in-endorse namin ang Kalasag to have certified sa Asia GAP. Ang Asia GAP po kasi, ito yung isang certification ng good agricultural practices na pag Asia GAP certified ka, any country in the whole world will accept our produce. We can export to any country. So, in the sense that yung kasalukuyan naming certification ngayon on the process, napaka-tedious na lang siya, pero kinakaya naman ng Philippines at ng cooperative na tinutulungan po natin. So, magiging competitive po tayo with that certification. So, follow-up question po again, sir. Sino daw po ang magsa-certify in this? Sir Sam, nakamute po kayo, sir. Okay, sorry. Ang PhilGAP or Asia GAP? Ang PhilGAP, tayo sa Bureau of Plant Industry. Okay? Yung Asia GAP is Japan. It's a private entity from Japan, recognized by Japan. Sila yung certifying body. So, thank you po, Sir Sam. So, any other questions po for Sir Sam? Or any other questions or clarifications? Yes po, Sir Sam. May nabasa lang akong follow-up. Is that JICA? It's not actually JICA. It's ASEAN MAF project through JICA. So, component po nung project is through JICA. So, ang gumagastos po nun is the government of Japan. So, any other questions po from our viewers from Facebook and Microsoft Teams? Isa to, so I think klarong-klaro ang okay. So I think klaro naman po ang presentation ni sir about PhilGAP certification. So Sir Sam, thank you very much. So kung wala nang questions, let's proceed to the awarding of certificate. So reading the citation, Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, Certificate of Appreciation is proudly given to Sam L. Fontanilla in grateful acknowledgement and sincere appreciation for having served as technical resource speaker during the conduct of webinar series Let's Talk About Onion Armyworm on February 27, 2024 via Microsoft Teams and Facebook and YouTube live streaming. Given this 27th day of February 2024, signed, Gerald Glenn F. Panganiban, BPI Director. Thank you, Sir Sam. Thank you very much. Ay, sir, may pahabol pa pala na ayan, last ayan. Na lang. I think it's last. Nabasa mo po ba? So, Farmers Association po kami dito sa Maybula, Tulunan, Cotabato, Region 12. So, paano po kami maka-avail ng mga project ng PCI? Salamat po. Ano yung PCI po? Sir Joey Hernandez, Pakihi. Ano yung PCI?
Pakinote po kung ano po ang ibig sabihin niyo po dito. Na anong okay, insurance. Ah, Philippine Crop Insurance, Doc Pete. Yeah. Yes. Ah, lumapit lang po kayo sa DARFO ng Region 12. Kay Director John or kay Miss Aiza Godornes. Patulong po kayo doon. May mga requirements okay. po silang hinihingi. So you can avail. Thank you. So thank you. All right. So once again, natapos na din ang ating webinar series for today. Thank you so much sa ating mga speakers. So before anything else, I would like to request everyone to open their cameras po para makapag-picture pa tayo lahat. So requesting all the participants na nag-join po sa atin sa Microsoft Teams, if your cameras are available, please i-open niyo po iyon. Huwag na mag-share para lahat ma-capture. So may I request someone from the BPI-CPMB to capture the pictures? Okay, so first batch. Ready, smile. Second batch po. Third batch. Fourth batch. Dami na ito. Fifth batch. Six. Seven. Eight. Hindi namin alam po saan kaming batch. Nine. Smile na lang. Sorry, nine na lang po. And ten. Yeah. Because we actually reached 555 viewers kanina po dito pa lang po sa Microsoft Teams and different pa po yung figures sa Facebook. Salamat, Sir Sam. Alright. Ma'am so, ladies Trosh and Ma'am Mavi. Palakpakan pa natin ang ating mga resource speakers for today. Maraming maraming salamat po, Ma'am Trojane, Ma'am Mavi, Doc Peter, Sir Sam, and Sir JP for your presentations. And maraming salamat din po sa lahat ng viewers from Luzon, Visayas, and Mindanao. Salamat po sa inyong pakikinig ngayong araw at sana po ay madami kayong natutunan for this webinar series. So in behalf of the Bureau of Plant Industry, maraming salamat po sa inyong lahat. Please don't forget to fill out the attendance sheet and evaluation forms po para sa inyong mga e-certificates. And please don't forget to like and follow our Facebook page, the Bureau of Plant Industry Crop Pest Management Division for more information and more upcoming webinar series. So hanggang sa muli, maraming salamat po at magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon. Thank you. Bye. Thank you.